Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. One, two, three, four.
Isang magandang gabi po sa inyong lahat at nagbabalik na naman sa inyong harapan ang inyong pong lingkod na nag-iisa, nagmamaganda at nagmamaasim ngunit hindi nagmamagaling, Direk Freddy Valera. At syempre, binabati po natin ang ating mga kapatid na Katoliko ng Lunes Santo na. So, yung mga kapatid natin dyan na magbabakasyon, asa na kayo? Nag-start na ba kayong tumakas sa ingay ng Kamaynilaan? Kayo ba ay nagpunta na ng, tawag dito, inyong mga kani-kanilang probinsya? O, di ba? Syempre, mahal na araw, Semana Santa, tayo magnilay-nilay. Ngunit subalit bakit nadapwat ang ating mga kapatid at ating mga kaibigan ay hindi nagninilay-nilay kung hindi nag-aalin. Nagawalwalwalwal. Magandang gabi po sa inyo lahat. Simulan na kagad natin ang batian portion. Mag-like at huwag kalimutan po yan. At simulan na natin. Type action at magbatian na tayo. Let's go sa go! At syempre pa mga kaiksan, mga kapatid, binabati natin ang bonggang-bongga ang ating mga kapatid na nandiyan, si Arthur Barrera, Anastasia Unos, at kay Riders for Life, at kay Joy Orinya, Nemi, at kay Laguna Vibes, Albert Ariola, Cheryl Ordonez, at kay Ian Navarro, at Miss Marie, Elias Armacapagal, Kat Mark, kanina pa ako nag-aantay direct. Oh, galit ka? At kay Pepe Malonzo, at kay Mamay Tebaisa, at kay Diana Brainard, at kay at All Channel, at Leia Marian, Mamay Tebaisa, at kay Ellen Deloria, at nandiyan din si Paolo San Pedro at Ann Lacaria, at nandiyan din si Arnie Lutador at Mark Joseph Hongshin, at kay Zara Onares Yazu, at kay JP Presto, at kay Elvira Behar, at Maribik Pinpin, at kay Oyi Petisa, at nandiyan din si Huli Cabalbon, at si Sophia, at si Annie Brookman, at si BMB Alexandre, hello po, at Laguna Vibes nga, at Mike Brian Bautista, Romeo Benet Bendanillo, at kay Hayton, at kay Katmar, at Sensei Lar, JB William Moore, at kay Margarita Toribio Benet, at Teacher Celine Marilu Antig, Rolando Vivero, Rans Rambi Like Water, GLC Vlog, at Lady in Red, nandiyan din si Bernardo Bobis, at Loretta Adawag Antonio, at Maria Aline Malbar, at Burley's Wondering, Noah's Ark Channel, hello po, at kay Papa Rowell, at kay J Pro, at kay Ofel Angeles, at kay Maria Aileen Malbar, sino pa, si Eloids, at si OG Flores, si Revers, at kay Evie Soriano, nandyan din si It's Me Girly, at si Christian T. Vlog, at si, sino pa, si Jose Edwin San Andres, at kay Ruby Ann Borromeo, at kay BBC Tot Monster, at kay Ultraman, at kay Wenda Sumaong, hello po, maraming salamat, tawag dito. At nandiyan na rin po si Nestor Abril, at kay Ben Payne, at Yvette MP, Katmar Jojo Cuenca, o Cuema pala, sorry. At kay Generalization, hello din po. At kay Ultimate Claire, at kay Amy Zerk, at Melanie Co, at kay Maria Zara, hello po. At kay Rhythmix, magandang gabi. At nandiyan rin si IMMUG 2.0, John Faustino, at kay 86UK, at Cell Odo, magandang gabi. At kay Pokeke, andiyan po. At si Sharon Donato, at sino pa? Si Hannah Habilo, at si Cel, si Joy 29, Teresa Tan, Ruby Ann Borromeo, at William Torres, kay Ja, at kay Erwin Principe. At nandyan din sino? Si Ashi, at si Arlene Caro, at si Ellie Damig, at si Warlita Ramos, sino pa? Si Alex, si Gusmundo, ID Bloodcross, at kay Edgardo Gomez, Abby Soriano, at kay Gids Online. Sa mga nabati na, wag po magpaulit para mabati natin yung iba. Nandyan din si Mainstay Mother, at si Sian Carlo Toto, at si Maria Santos, at kay Hermes Rodriguez Valdez, at Crisostomo. Crisostomo Edsel, at nandyan din si Anel, at si Juderos de la Cruz, at kay Ruby del Rosario, at Sonia Ross, at kay Brian Juliet, tama ba? At kay 921, at si Must Be Nice Alfred Conde, at kay Vivian Martos, at kay Kashi M, at kay Moon Kitamis, at kay Don Robert Travel and Adventures, at kay Ria Dacumos, bonggam-bongga. Magandang gabi mga kaeksena, welcome po ha. Pasensya na po kayo nung isang gabi, talagang napilitan akong putulin ang ating live stream kasi sumasakit na yung ulo ko sa boses ni Maharlika eh. At talaga pong maaga rin ako nagising nun. At nandiyan na rin si Japanese name, at nandiyan rin si new subscriber, nagkamali ako ng pindot sa question about Tevez. Kasi
Hilario Monsato at kay Maria Lee TV at kay Cheryl Aliliano. Magandang gabi po sa inyo. At binabati natin ang bonggang-bongga si Lisa Labres at kay Manny Rosario. Hello po. At sino pa ang hindi nababati dyan at hindi pa nakakapag-like? Andiyan na rin si Mama Mi TV at si Agbing Eufronio Jr. at kay Leonie Tenko at kay Andrew Sagon. Hello po. Magandang gabi. At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga lahat ng mga kabatas dito with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire Castro. Dennis Paleño, magandang gabi din sa iyo. Welcome sa ating live stream. Grace Pablo Vlog, Tony Gepiala at kay Jeanette at Edwin Aribe at Smarky 143 at kay Ninja at kay Jomar Alpahando at Willy Solermo at kay Standard E at kadama sa Jordan at Living the Dream. Magandang gabi po sa inyo at welcome sa ating live stream, 'di ba? KM at sa mga bagong pasok. At syempre sa lahat po ng mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Arnie Tebes, hello po. Sikit lang tayo. Susano Bisaya at Tamogi, hello din. At Nino Chris Gaspar at Kapitan Gurgur at Harmy at Jojo Cuermang at Tita Hilda Enriquez, hello po, good morning. At kay Josmael Asuncion, Emilia Merwa at Alexander Marco at Ana Hermohino at Beltran Dalin Jr. Baka hindi pa kayo nagla-like dyan, ha? Edel Toto Balduesa, hello po. Let's buckle up and ready to rumble. Kalma lang. Easy. Sino pa hindi nababati dyan nang matira na? Di ba, Jinky? Sino pa? At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga lahat ng ating mga kababayang OFW. Odi Lennon at kay Gemmaline Perez at Imelda Navarro, magandang gabi. Ano to? Direk, anong subject natin ngayon? May mga sasampalin ka ba ng katotohanan? Kalma lang. Meron naman kahit papaano. Kati Miao Views, hello din at welcome sa ating live stream. At kay Jopet21 Yuga, Rodrigo Cardobis at Marcelino Joey Mel at Lola Sutil Ilocana, welcome po sa ating live stream. At Bernard Magtibay at Miss Perez at kay Yonjuchi 41. Hello po, from Tokyo. Ayan, si Ninja. Sino pa? Sino pa? Si Sharon Baloyas Lopez at kay Andrea Nasty at kay Miss Nelly. Hello po at Lola D. Maraming salamat po at binabati rin natin si Salome Escander at kay Marichu Piesca. Dahil dyan, yan na nga ba sinasabi ko eh. Marichu Piesca, ito para sa'yo. Kalma lang kayo, ha? 1, 2, ready na ba kayo? Ready na kayo? 1, 2, 3. Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Thank you so much! At syempre, nandiyan din si Jay Grossen at si Celestial Tamayo at Mirta, Antonio, Reef World at Ellie Julian at Maria Cecilia, Josogon at Huli Kabalbon at Infinite Stream TV, Love the Rain at Queen O at kay Odi Lennon, Juan Gumapak at kay Jeanette at Katmar at Ultimate Claim. Ba't kayo nagtatawanan? Kati Meow Views, maraming salamat. Ba't kayo nagtatawanan? Ano nakakatawa doon? Nagpe-perform lang ako, ah. Cloud Prince TV, hello at Dai Lourdes. Ang sasama ng ugali nyo. Sumasayaw lang ako. Diba? Maraming salamat, ah. Ano tong pangalan nito? Si Kati Meow Views. Thank you so much. Sa'yo naman ito. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Thank you po. Bayani Pito Bias at kay ano pa? Yung mga bago pasok dyan, Audio Hide. Laguna Vibes, kumalma kayo. At syempre, binabati natin lahat ng ating mga bagong subscriber at mga pioneer. Maraming salamat po sa inyo. Welcome sa ating live stream. At syempre, binabati po natin ang ating original Spice Girls ni Mama Mi TV, Tita Hilda Enriquez, Malditang Lola,
At si Tita Edita Yamaguchi. At sila si Robert Ramos, Ma'am Terry, Ramon Gordose, Ma'am Alushi Maoka, Ma'am Maria Nancy Maru, at Ma'am Leonor Won, Ma'am Teresa Elman, at Ma'am Edie. At syempre yung ating mga kabugeras. Andyan din si Mantemyong, ha? Andyan si Jack Constantino, Nosferatu, Base Taglay, Erica Matsumoto Gani, at kay Maria. O, oh, diba? O. Oh. Hi, Mantems! O, oh, sino pa? O, oh. Simulan na natin mga kaeksena. At syempre, Eduardo Espanyo, meron tayong mga tanong dyan. Sa mga hindi ko po nababate, wag po kayong magtatampo. Hawak ko pamilya nyo. Kung ayon yung charot. Ang Kuwan Takrot at Rubian Borromeo, hello po. At Queen O, hello. At Leonie Tenko at Pilosopong Teacher, shoutout po. At salamat kay Cathy Meow Views. Oh. Kaisen at Demi God, hello po. At Jose Edwin San Andres, hello po. At Kai Kai, hello. At Direk, sakit na tiyan ko, katatawa. Coach Jared, praise the father. Ano ba? Nagtitrending ba yung praise the father ko? Arthur Barrera, bakit nagtitrending? Praise the father. O, yan ah. Oh, sino pa? Fiona Marlin at kay Noel Sikat, hello po. At Lynn Tiburcio, magandang gabi. At Amelia Merwa, hello po. At syempre, sa lahat po nang nandito, maraming salamat. Aileen Ponsaran at Demigod. Okay. So, meron po akong katanungan dito. Simulan na natin, Johnny Manipor. Oh, praise the father muna daw. Wait lang, Judith Madriaga. Kasi mga kaeksena, ito nga si Tebes at ang kampo niya ay humihingi ng alin? Ayuda? Hindi. Dahil pera nun eh, di ba? Lulalay at salve. Humihingi po ng... political asylum sa Timor-Leste. Mag-a-attempt ulit sila humingi for the second time around. Okay? At tignan po natin kung sila ay ano, ay mapagbibigyan, di ba? So, ang tanong po natin, dapat ba siyang bigyan pa ng political asylum? Ang sumagot po ng 3%, oo, dapat lang, makatebes kami. Praise the Father. At ang sumagot ng 97%, syempre hindi. Dapat harapin niya yung kaso, due process. Kahit pa sabihin natin, di ba? Ana Ibarra, maraming salamat po. Kayo talaga, oh. Mga gustong-gusto niyo talaga yung mga kalokohan niyo, ha? Oh, ito na nga. Oh, 1, 2, 3, let's go! Chinggal ako! Chinggal ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Thank you so much. Diba? At ngayon na nga mga kaeksena, bago natin puntahan at talakayin yung kay Tebes na yan, ay may mga iba tayong update na ibibigay at ipapakinig, ipapanood o mag-a-update tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero ang pinaka-main topic nga natin dito ay si Tebes. Okay? At syempre, sabi ng mga vlogger ni Tebes, mga praise the father, diba? Thank you ako si Kabibig. I appreciate you direct kahit magkaiba tayo ng pananaw, but you respect people views. Love you always. Thank you din. Maraming salamat for ano, 'di ba? At sinasabi nga karamihan at ang pare-pareha sila kasi ng ano ng script na bigo daw. Bigo daw ang gobyerno, bigo daw ang NBI, bigo daw na hindi daw naiuwi si Tebes. Kung hindi naman talaga kayo mga saksakan ng tanga, ha? Yung mga DD shit vlogger, mga tanga! Anong meron, Direk? Siyempre may due process eh. Siyempre may, ano yun, basta ka nalang hihingi doon ng tao. Ano yun, wala kang respeto sa bansa nila. Natural kailangan mo munang tawag dito, alamin, intindihin, anong kailangan, anong proseso nyo dyan bago tayo magkuha na ng tao, extraction o kung ano pa man tawag. Mga sira ulo, mga nagpiling abogado na naman tong mga vlogger ni Kibuloy. Easy. Kala mo talaga mga abogado eh, no? Bigo, di man yan, bigo. Praise the Father. Di ba? At bukod doon mga kaeksena, nako po, eto na ang iniintay natin, yung Vice President natin, nagbigay na ng mensahe! Woo!
I'm so amazed. I'm so very, very amazed and, ano, tawag dito, surprise. Diba, Clark Sam? Na ang ating Vice President ay nagbigay na po ng napakalupit na mensahe. Abangan nyo yan, ipapakita ko sa inyo, kaya kalma lang. So, without further ado mga kaeksena, type action at simulan na kaagad natin ang iba pang mga balita ngayong araw na ito bago natin puntahan ang mga topic natin patukul kay Tebes. Let's go! Kung matatandaan po ninyo mga kaeksena, mga kapatid, bibigyan ko po kayo, sweet escape, hello, ng update patungkol po dun sa dalawang batang minor de edad na natrap di umano sa kotse ng kanilang kapitbahay. At hindi nga po matanggap, syempre, kahit sino naman. Pero sila po ay naninindigan na tumaasa na meron pong foul play. Ngunit, eto na po ang latest update ng ating mga kapulisan sa investigasyon na nangyari doon sa dalawang batang nakulong sa loob ng kotse. At sinabi nga po nila na wala pong foul play. Kelly 21, praise the bad father, bless the singles. Praise the father! Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. At eto na nga mga kaeksena. Hi, Erica. Wala pong foul play. Pero syempre, hindi matatanggap yun ng mga magulang dahil alam nyo na, masakit talaga yon. Pero ayon sa sabi nga pagka nagre-report si Gus Abelgas, di ba? Ayon sa ating nakalap na ebidensya, gamit ang lohika at pagkamaparaan, kulang direct. Take two. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito si Gus Abelgas, ating tutunghayan ang mga kapanapanabik na pangyayari dito sa nasabing wala nga bang foul play. Ating alamin, tuklasin, gamit ang siyensya at mapagkamparaan at lohika. Dito lang yan sa Scene of the Crime, Cooperatives. Oh, ito na, pasok! Walang foul play, yan ang iginiit ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay ng dalawang bata sa loob ng kotse sa Angeles, Pampanga. Ipinaliwanag din ng eksperto kung bakit may pasa at dugo ang mga biktima. Nasa frontline ng balita niya, si Rainiel Pawi. Sabihin niyo kay Coach Jared, hindi ko siya ika-copyright kahit sino gumamit ng... Praise the Father! Ano mas gusto niyo, yung ako magsalita o yung mismong nagsalita nun? Praise the Father! Sino gusto niyo? Ito? Praise the Father! Diba? Oh, shoutout natin si Toti, si Ben, si Clyde, and Kapitan Derek. Oh, Eva Punsalan, maraming salamat po. Thank you so much. Wait lang ha, paraanin muna natin si Ma'am Eva. Oh, 1, 2, 3, let's go! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako! Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Thank you so much. Oh, ito na, Ma'am Eva, maraming salamat po. Ah. Oh, ito na, oh. Wala daw foul play. Suffocation o kawalan ng hangin ang ikinamatay ng dalawang batang natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa Angeles, Pampanga nitong Biyernes. Yan ang lumabas sa medico legal. Dahil diyan walang nakikitang foul play ang mga pulis. Oh. Maging sa kuha ng CCTV, walang indikasyong sinadyang patayin ang mga biktimang sina Marvin at Dariel na nasa edad 2 at 3. Oh. Kusa silang nakapasok sa loob ng kotse hanggang sa nalak sila at hindi na mabuksan ang pinto mula sa loob. Pasado alauna ng hapon nang makita ng may-ari ng kotse ang bangkay ng dalawang bata sa loob ng sasakyan. Giit ng mga magulang ng mga biktima, hindi sila naniniwalang suffocation ang ikinasawi ng dalawa. May mga pasa at dugo kasi ang mga bata. Paliwanag naman ng eksperto, nagkakaroon talaga ng pasa at dugo ang isang taong naubusan ng hangin. Hindi po, ganito na lang po ano.
hayaan lang muna po natin yung mga magulang nung namatayan na unti-unti nilang maintindihan. Sa ngayon talaga, mahirap po silang mapaniwala sa ganong style na nangyari. Kahit na may nangyari na pong investigasyon, syempre mahirap sa part ng magulang ang mawalan ng anak. Alam nyo po yan. Lalong-lalo na po napakabata pa. So, in time, sigurado pong marirealize din nila yun kapag naka-ano na sila. Naka-move, di naman natin pwede sabihing move on agad, di ba? Pero, yun po talaga yung ano eh, kahit saan po nating ipagtanong na eksperto, eh, wala na po tayong magagawa talaga pong walang nakitang foul play doon. At normal po talaga sa mga nawawalan o nasusuffocate ang pwedeng magkaroon ng pasa or may lumabas na mga kung anumang liquid sa kanilang katawan, especially pag dugo, di ho ba? At saka may CCTV naman, di ba ho? Hindi man sa atin pinakita sa National TV yung buong haba nung video, kung meron bang pumasok, may nagpasok ba sa bata, sila na ho nakakaalam nun, di ba? Siguro, matatanggap din nila ho yan, di ba? Mahirap naman ho na gawan natin ng ibang kwento kahit hindi totoo. Mas mahirap yun, di ba? Oh. So, pakinggan po natin, ayon sa mga eksperto. Oh. So, normally, sabi ng mga experts, pagka ganun, loss of ano ka na, oxygen, so mga fluids lalabas sa mga ano natin, no? Sa mga... kung it's either sa ilong or tenga. Bukod dyan, kinu-question din ng isang nanay kung bakit wala nang damit ang anak nang makita sa loob ng sasakyan. Yung nakita sa CCTV, may damit pa yung anak ko bago siya pumunta sa may likod ng kotse. Eh ma'am, syempre ho, bata yan eh. Marunong na siguradong maghubad yan ng sando. Di ba ho? Hindi ho sa inaano natin yung mga magulang na parang kinukontra natin. Pero ma'am, kailangan nyo pong lawakan ng inyong isip din. Kaya naman pong maghubad ng mga bata kung init na sila dun sa loob at wala na silang pwedeng gawin, may posibilidad po na tanggalin nila yun, yung damit nila. Tapos nung nakita na yung anak ko sa may kotse, wala na siyang damit. Kung andun yung damit sa may kotse, ba't di nakita ng soko yun nung nakuha sila ng mga gamit sa kotse? Wait lang. Mel Reyes, mahina ang gobyerno natin, dapat pag di kayang pauwin si Tevez, Kibuloy na lang nandito sa Pinas, di pa mahuli. Sir, kalma lang po, mamaya po pag sa topic na natin yan, sasagutin ko kayo. Okay po. So ngayon, dito muna tayo, kalma lang kayo dyan. Kung ayaw nyo po magpapilit, bahala po kayo, may mga moderator dyan. So pagdating natin doon sa issue ni Tevez, tsaka nyo po ulit i-komento yan, sasagutin ko kayo. Okay? Maraming salamat po sa pangunawa. O, tuloy natin. O, ito na. Maaring syempre lalaki, nainitan, nagtanggal na siguro damit para siguro maibsan yung bata eh. Lahat po ng gamit, everything, lahat po nandun po, intact po. Oh, malinaw naman yung sinasabi ng kapulisan na walang yung sinasabi ng nanay, wala daw yung damit. Eh, nung nakita syempre, nung soko na nag-imbestiga, di ba, nandoon, intact. O, di yari po yung pulis na yung nagsalita kung nag-fake news yan, tanggal sa trabaho yan. Yari na naman yan kay Rapitulpo. Di ba, Mang Juan? Ang ama ng may-ari ng sasakyan, nanindigan ding aksidente ang nangyari. Wala raw nanakit sa mga bata. Panawagan pa niya. Sa mga magulang po, lingapin po nila yung mga anak nila. Kasi masyadong bata pa po yung mga batang namatay. Ito naman si tatay. Sakto pa yung post ko kay tatay. Easy. Nakadila pa si tatay. Sakto. Parang si ano yan ha? Praise the Father! Tawag dito, tatay naman, sana hindi na kayo nagsalita ng ganyan. Kapitbahay nyo lang yan eh. Nakikita pa kayo sa TV niyan, nagsasalita kayo ng ganyan. Dapat sinabi nyo na lang po na hindi naman po kagustuhan ng kahit sino mangyari yun. Eh parang ang dating po, hayaan nyo na lang po, wag dapat, di na kayo magkomento ng ganun. Hayaan nyo lang ma-realize nila yun. Pagdating ng panahon, nagsalita pa talaga siya ng ganun. 'Di ba? Kami na lang para sa inyo. Huwag na kayong magsalita. Kapitbahay niyo lang 'yang sinasabihan niyo eh, 'di ba? Oh, tuloy natin. Napapagod na si tatay. Oh. Sa batas natin, 'di ba? Ano pa po ng magulang 'yung mga ganung edad? Oh. Liability pa po ng mga magulang.
Paliwanag ng isang legal expert, hindi maaaring mananagot sa batas ang may-ari ng sasakyan, partikular sa nangyari kina Marvin at Dariel. Wala siyang obligasyon na isarado ang o ilak ang kanyang kotse. Mm-hmm. Hindi 'yun legal na obligasyon. At hindi makikita ng kanyang foresight na hindi niya maiisip na pagka naiwan niyang bukas ang kanyang sasakyan, ay makakamatay ito ng bata. So hindi magpo-fall under the definition ng negligence. Dahil edad 2 at 3 lang ang mga bata, obligasyon daw ng mga magulang na bantayan sila. Yun naman talaga po yung sinasabi natin kagabi pa, di ba? Tama lang naman talaga na ang magulang po ay nagsusupervise sa kanilang anak kahit sabihin natin nandyan sila, di ba? Pero dapat po binabantayan nila. Joe David, maraming salamat po ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba man, team? So, tuloy natin. Bukas, Martes Santo, nakatakdang ilibing ang 2 bata. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. At ngayon naman mga kaeksena, bibigyan ko rin kayo ng update patungkol saan. Tungkol po dito sa, kung naaalala niyo yung asong si Kiluwa na pinatay daw di umano ng isang lalaki dahil kinagat daw siya. At dito, ayon sa pag-iimbestiga din at sa ginawang pag-autopsy din, nakitaan daw ng rabies si Kiluwa o yung golden retriever na pinatay. Nakitaan daw, di ba? Jesse Mulenik Silopo. So, gaano kaya katotoo ito? Pakinggan natin mga kaeksena kung may rabies nga ba talaga o wala yung aso. Okay? So, asan na ba yun? Nawawala tuloy. Asan na? Nawala. Asan na? Nawala na yung aso ko dyan. Ayun, ito to. O, ito, pakinggan natin mga kaeksena ha. Pirmadong may rabies ang pinatay na asong si Kiluwa sa Camarines Sur. Sa kabila niyan, itunuloy ng Animal Welfare Group ang paghain ng reklamo laban sa pumatay kay Kiluwa. Pero kahit pa ho may rabies o wala yung aso, hindi naman ho ka dapat na patayin nyo agad yung aso. Dapat ho yun, ikulong yun. Diba pagka nakakagat nga ang aso na may rabies, inoobserbahan yan para din makita yung sitwasyon at kalagayan nung nakagat. Diba? O, diba? Pero dito kasi, pinatay agad eh. Nung sinasabing suspect doon. Ay nako. Basta sa akin ha, may rabies o wala, hindi mo pwedeng basta-basta patayin yan. Diba? Pahulihin mo at isuplong mo sa mga tamang tao. Diba? Golden Retriever may rabies. Alam nyo ho, kahit anong klase ng aso, pwede magka-rabies. Based on my knowledge lang. Hindi ako veterinaryo. Kasi ho, na hahawa yan o nagkakaroon ng aso, depende kung paano kayo mag-alaga ng aso. May rabies ang aso. Pero it depends upon the situation. Pakinggan na natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basque. Nagpositibo sa rabies ang labi ng asong si Kiluwa, ang golden retriever na pinatay sa bato kamat. Ang ganda-ganda pa naman niya oh. Rinesur noong nakaraang linggo. Ang lumabas cute. Yan sa pagsusuri ng Bureau of Animal Industry ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Agad itong nabalitaan ng pumatay kay Kiluwa na si Anthony Solares. Muli niyang pinanindigang kinagat siya ni Kiluwa kaya nababahala siya para sa sarili. Dapat magpa-anti-rabies ka na rin, sir, kahit na suspect ka pa. Diba? Hindi yun nga din ang pagkakaalam ko kasi tawag dito. Nasabi ng veterinaryo ng aso namin na, hey, what are you doing? Ay, alam mo, may dumaan lang. Sinabi nga ng veterinaryo namin na, kasi sabi ko, baka makagat yung baby namin, gumagano ako. Sir, wag po kayo mag-alala. Hindi pa naman po, parang hindi pa ganun kaano yung rabies ng aso. Pero, nakalimutan ko yung paano explanation niya dun sa aso eh. Kasi gusto ko na nga pabakunahan 2 months pa lang. Sabi, sir, hindi pa ako pwedeng bakunahan ng aso ng 2 months ng anti-rabies. Yun ang sabi. Si Kabado, nagpapahe. Rabies yun. Hindi natin alam kung kailan tatama sa katawan natin. Sa... Pinaninindigan natin na kinagat ka talaga. Meron pa nga po dito. Dito po. Sa
Sir, baka peklat na yan ng ano, lamok. Ay, Nospi. Pakikorek ako ha, kasi hindi man ako veterinaryo eh, pero yun ang sabi lang sa amin. Nung hi, Tita Edita! Hello! Kamusta? We miss you! Ang taray. Ayan na, isa pa nating original Spice Girl. Ayan na siya. Kamusta po, Tita? Huwag kang iyak, direk. Easy. Praise the Father. Oh, ito na. Isa rin may aso yan, si Tita Edita eh. Oh, tuloy natin ha. Oh, meron pong rabies yan. Kung hindi po up to date ang mga vaccination po, 3 years kadalasan will last ang bakuna. Oo nga daw. Agripe ako sa driver. Kundi siya ang pumatay. Ay, yung kanina pa to. Tapos na. O, ito na. Tuloy muna natin. Hindi ako veterinaryo, ha. Base lang to sa aking knowledge, man. Okay? DJ Byron and Music and Top TV. Shoutout sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Pakisubscribe na din. Pati si IMUG 2.0. Subscribe nyo na din. Yan. Yan ang kagat. Parang kagat naman ng lamok yan eh. Easy. Kagat ba yun? Sir naman oh. May ganun bang kagat? Dapat ang kagat dalawa. Parang kinamot mo lang ng ano yan ah. Charot. Ayon sa isang veterinaryo, nagiging agresibo talaga ang isang asong may rabies. Pero iginiit ng amo ni Kilua na si Vina Arazas na kumpleto sa bakuna kontra rabies ang alaga. Yun nga lang, hindi veterinaryo ang nagbigay ng bakuna. Yun lang. Pero, ito kasi mga kaeksena, no? Isingit ko lang din. Ito yung ano, yung husky namin, bago lang namin siya nakuha. Magtutumans pa lang. Tapos, meron na siyang mga dalawang update ng 6 and 1 yata yun. So, kailangan na namin siyang pa-update ulit. Ngayon, sabi namin, di pinunta namin sa vet ni Mickey. Sabi niya, sir, kailangan po nating ulitin yan. Bakit po? Bakit ko ulitin? Up to date naman po yan. Sayang naman yung naon ng mga bakuna nito. Eh kasi po, hindi naman po veterinaryo ang pumirma dyan eh. Kumbaga, hindi po yan i-credit na legal na pagbabakuna yan kasi tao lang po at hindi naman veterinaryo. So, sa legality, hindi pwede. Pero kung sa bakuna na ginawa, nabakunahan. Ang problema lang, hindi legal ang nagbakuna. Kumbaga parang hindi ka naman talaga doktor, ikaw ang tumira niyan. Di ba? So, inulit namin, kayo na nangyari. Oh. Ito yung sinasabi ng doktor dito o ng veterinaryo. Yung mga sumunod po kasing bakuna niya is yung mga kapatid ko na lang po na ang nag-injected. Oh, kaya paalala sa lahat ng may aso. Huwag na kayong magtangka, kayo na lang magbaku-bakunan sa sarili nyo kahit may alam kayo. Kasi kailangan yun may pirma ng veterinaryo. Pag walang pirma ng veterinaryo, hindi yun nga i-accredited. Kaya mas maganda, huwag na tayong magmagaling. Dali na natin sa totoong veterinaryo para wala tayong problema. Diba? Tama ba ako? Tama ba ako? Mas tama-tama ako, Sherry. Yes po, idol. Opo, yes po. Wala na po mas natama sa inyo. Diba? Nasa healthcare din po sila and may knowledge din po sila sa pag-inject. Although, mali po talaga na tayo mismo ang mag-inject dahil licensed na dapat ang kumakan. Ang pause naman, hindi pa kumbinsido kung kay Kilua nga mismo ang rabies virus na nakita rito. Limang araw na kasing nakalibing ang aso. Maaari rin daw na nakontaminate lang ang labi nito. Nalaman kasi ng pause na may karinderya ang pumatay kay Kilua na malapit sa Katayan. Kung saan nakita itong si Kilua was an area which is known for being a dog slaughterhouse area. So, there is a possibility that the body might have been already contaminated. Ito, totoo, maganda yung sinasabi din ni Reverse. Pwede din, no? Kasi kung tingin ko dito kay Kuya mo kumakain ng aso, ako never in my life kung tinry talaga. Kahit dun sa dati namin tinitirahan na bahay, may mga kapitbahay kaming kumakain ng ano, diring-diri talaga ako. Parang sabi ko, grabe naman tong mga to. Sarap na sarap pa silang gawing ano, kalderetang maanghang with peanut butter. Oo. Kasi syempre yung mga kumakain ng aso, o kung nakagat man siya ng iba,
'di ba? Chef, tas kinagat daw kunyari siya ng aso, 'di ba? Oh. Nilipat ng tao yung virus niya o rabies niya dun sa aso. Hindi natin alam. Ano lang naman 'to? Speculation, hindi naman ako veterinaryo, ha. Oh. Pero ayon sa veterinaryo, Kahoy Musika, maraming salamat, ha, for being straight watching me in live stream. Thank you. Must be nice, hello din. Gian De Guzman, Drek, Burn Brothers, Travelers, new video. Ano na naman meron pa? Utot na naman nun. Hindi niya na nga nasagot yung ating ano sa kanya, eh. Tinalikuran na kasi sunog. Tapos gagawa na naman ng bago. Gusto na naman masunog. Easy. Magiging igurota, iita na yun. Oh, Engineer A, liver spread direct. Ay, ganun. Oh, tuloy natin. Ah, maraming salamat, Gian De Guzman, ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ah, tuloy natin. Sa balaw-balaw direct. Nako, sa pa yan. Imposibleng mahawa pa ng rabies ang asong patay na. Oh. Eh, paano nagkaroon ng rabies? Nakasalamuha si Kilua noong mga dogs na strays, especially hindi mga vaccinated yung mga strays natin, and nagkaroon sila ng biting incident. That's the chance na pwedeng magkaroon ng rabies si Kilua. Ah, okay. Pero giit ng Animal Welfare Group, kahit may rabies ang isang aso, hindi pa rin daw karapat-dapat ang ginawa ni Solares kay Kilua. Correct. Agree. Belinda Cachola, maraming salamat po. Wait lang po, patuloyin ko lang muna itong balita. Wait lang po. It should be the city veterinarian's office you mainly catching the dog. And if mataas ang suspicion na rabies positive, the dog should be euthanized humanely, which is not what happened to Kilua. Yun naman talaga maling-mali. Ayon pa sa pause, hindi rin masasabing self-defense ang ginawa ni Solares. A self-defense clause in... Hinabol... Sinugod niya pa eh. Diba? Oh, maling-mali doon sa CCTV. Self-defense, sinugod mo pa. Lumayo na nga, nagkahiwalay na kayo. Hinabol niya pa rin. Oh, anak ng kubeta naman niya, no? Tsaka kadalasan naman nakikita natin sa mga ibang news, lalo na pag ibang bansa, anong ginagawa? Dumadating yung mga animal channel nila dyan o mga vet na may daladalang alin, tranquilizer, di ba? Babarilin ngayon ng tranquilizer para mahuli, hindi nila sinasaktan kahit nakapatay na. Ganon sa ibang bansa, sa atin, eh, wala, eh, wagas eh. Ah, sa kamay ko, hustisya! Bakit? Praise the Father! Oh, tuloy natin. Diba, Luchi Evangelista? The Animal Welfare Act, but this is not the case here. As can be seen in the CCTV, siya pa talaga yung humabol-habol sa aso. Buhay pa sana yung aso eh. Hinabul-habol niya pa eh. Diba, Gian De Guzman? Oh. Kaya naman, sinampahan na si Solares ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act sa Provincial Prosecution Office ng Camarines Sur. Pinapayuhan naman ang mga nakasalamuhan ni Kilua na magpabakuna kontra rabies. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Basta ako, hindi po ako agree dun sa ginawa nila na ginawa nung mama na basta na lang pong pukin at patayin yung aso, di ba? Maraming salamat, ha. Sino to? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Belinda. Ma'am Belinda, maraming salamat po, ha. Hindi ako sang-ayon talaga. Maling-mali po yun. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Halika ka na, mga kaeksena. Punta naman natin itong susunod nating balita. Nako, ito na sinasabi ko. Yung mga uuwi ng probinsya, buti na lang nangyari ito. Gusto kong palakpakan ang mga opisyal na nagsagawa po ng drug testing sa Anderek. Dito sa mga bus driver ng papuntang mga probinsya. Kasi kung hindi ho nakita to, meron hong dalawa na bus driver na nagpositibo sa ipinagbabawal na chenilin o droga. Isipin nyo yan. Di ba? Kaya good job po sa inyo, mga sir, sa ginawa nyo. Update tayo sa Semana Santa, mga kaiksina. Praise the Father!
mga kaiksina. Hi, Nospi at Erica. Hello. Ano ba yan? Mga kaiksina daw. Ah, ito na. Mga kapuso, dagsana ang mga biyahero ngayong Lunes Santo. Tulad po sa PIDX kung saan may mga biyahe nang fully booked. Dalawang bus driver ang nagpositibo rin sa drug test. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, kita mo sa likod ko, ang dami ng pasahero rito. Hindi pa naman siksikan, pero sabi ng PITX, ito na po yung umpisa ng dagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. Naku, bukas yan, tsaka Miyerkules Santo. Naku, magulo na yan. Kung ang biyahe nyo po ay pabikol dito sa PITX, naku, fully booked na po yung maraming air-conditioned buses dito. Kaya yung mga kababayan kong Bicolano dyan, ako, paano na kayo pag nagpahuli-huli pa kayo? Alam nyo naman, papunta sa atin sa Bicol, talagang pahirapan. Kung ano ko, kung ako sa inyo, mag-ipon-ipon kayo, mag-eroplano na lang kayo. Biglang nag-random drug test yan sa PITX kanina. Huli. At sa 123 na sumailalim dito, dalawa ang nagpositibo sa Shabu, kabilang ang bus driver na ito. Hi Daisy Taglay, hello, kamusta ka na? Oh, tawag dito, pakinggan natin ko anong palusot nitong dalawang bus driver na to, ha. Naniniwala kayo sa palusot nito? Pakinggan nyo. Dala lang po ng barkada sa gabi. Sabi niya, dala lang ng barkada, sir. Naiya ako sa pamilya ko. Sir, dala ng barkada mo? Naiya ka sa pamilya mo? Talaga? Sinaalang-alang mo yung hanap buhay mo at kahihiyan mo sa pamilya mo para lang sa kaibigan mo? Isa kang tunay na kaibigan. Ganyan ang hanapin yung kaibigan. Sasamahan kayo kahit sa masama. Diba? Ano yan? Parang sila ano? Parang yung mga senador kay Praise the Father. Kahit ano, sinasamahan din. Tuloy! Ano po? Dala lang po ng barkada. Ah, dala lang ng barkada. So, ano pong ginamit ninyo? Mahiya ako sa pamilya. Naniniwala kayo? Diba? Malamang sa malamang, matagal na yung dumadali ng ano, ng ipinagbabawal na gamot. Sipin nyo yan. Merong dalawa pala, oh. Pero congratulations dun sa 101 na tines na mga bus driver ay hindi kayo gumagamit, di ba? Ayon sa PITX, parehong biyaheng Cavite ang bus na minamaneho ng dalawang nagpositibo sa droga. Nako. Kinumpes ka agad ng LTO ang kanilang mga lisensya until no lumabas yung confirmatory test nila. If nag-test sila talaga positively sa confirmatory test with DOH, masususpend yung license nila for 1 year. Oh, dinawalan kayo ng trabaho. Inuunan nyo yung ganyan. Ayan, oh, pagsisi kayo ngayon. And then mag-undergo sila ng rehabilitation. Oh. Nagsimula nang dumagsa ang mga pasahero rito. Fully booked na nga hanggang sa Webes ang ilang air-conditioned bus na pabikol. Oh, shoutout sa mga kababayan natin, mga Oragon dyan, ha. Pero hindi lang naman sa mga kababayan natin Bicolano, pati mga ibang probinsya, shoutout sa inyo. Uwi na tayo probinsya. Charot. Minsan magbibigay ng extra bus para makakuha yung mga walk-in. Tulad ngayon, meron po kami extra bus ngayon. Yung mga extra buses para sa 27. Kasi uwi na talaga yung 27 Wala kami siguradong extra buses para bukas dito sa BTEX. Mm. Pero kung ordinary bus, marami pang bakante pa Bicol. Kaya napilitan kami kumuha ng ordinary bus. Tanong sa mga opisyal na nag-inspeksyon kanina, paano kung ma-traffic ang mga bus pupunta sa PITX? Alam nyo, hindi ako bumibili sa mga ganyang galawan ng mga ano, ng mga politiko, ng mga sekretary, yung kung kailang mga on the spot, yung mga ganito klase, tsaka mga lumalabas. Diba? Kayo, agree ba kayo? Kahit pro-government ako, ha, ito si Bautista, si Abalos. Pagka yung mga pa-trending yung mga balita tulad niyan, Mahal na Araw, Semana Santa, okay, Bagong Taon, Bakasyon, dyan sila mga naglalabasan. Pero yung mga ordinaryong araw, hindi sila mag-inspect. Diba? Bakit? Dahil trending, no?
Hindi ako sampalataya sa mga ganyan eh. 'Di ba? O, try natin. Lad noong Disyembre. Alam namin na magkakaroon ng ganyang problema, no? Kaya ang ginawa ng LTFRB ay nagbigay kami ng additional na special permit. Pwede na rin dumaan sa EDSA ang mga provincial bus sa piling oras hanggang bukas at 24 oras mula Miyerkules Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Di, wala akong magagalit ha. Kung bahala kayo, kung magalit kayo, para lang sa akin, di ba? Oh. Hindi, ano, Goldarella Rosa, kumbaga, gumagalaw lang sila kapag yung merong mga importante na, alam mo yun, ganito, dahil alam nila na hahanapin sila, doon sila lumalabas. Eh, pwede naman, bago pa man magkaroon ng ganyan, magsasalita na sila dyan, magpatupad na sila dyan. Di ba? Oh. Kumbaga, pang photo op lang yung ganyan eh. Hindi ako sampalataya dyan. Oh. Para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalong-lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila ng mas maraming pasahero. Wala rin coding sa Webes at Biyernes Santo. Sino si Arnel Pabros? Asaba mo ba yun, Christine? Okay na ako ng konti. Minum ako ng gamot. May inilunsad namang online bantay lakbay na may hotline 1326 kung saan pwede tumawag ang mga mabibiktima ng travel scam. At bagamat walang namomonitor na banta sa seguridad ng PNP, pinag-iingat ang lahat sa ipopost nila sa social media. Huwag niyo po ipopost sa social media na wala kayo sa bahay at maglalakbay kayo kung saan-saan dahil makikita po ng mga magnanakaw. Para naman iwas sunog, wag daw iwang nakasaksak ang mga appliances. Oh. Obserbahan din. Hindi, kasi nga, di ba? Bakit dyan kayo nagsasalita? Pwede namang sa ibang lugar nyo rin sabihin yan. Ba't ngayon lang? Pwede naman, di ba? Na-obvious lang ako. Sorry po ah, pero ako hindi ko trip yung ganyan eh. Oh. Okay lang po ako, Ma'am Christine. Pakisabi po sa inyong minamahal. Kung dapat palitan ang saksakan. So, kung makita ninyo ang outlet ninyo ay medyo nag-i-spark, palitan nyo na. Mura lang ang outlet. Pingin pambili. Charot. Kesa magkasunog. Apo. May Holy Week shift muna ang maraming bumbero, pati mga polis at tauhan ng MMDA. O, sa mga hindi nakakaalam, taga Bakakay ako, Albay ha. O, taga Bakakay, kita-kita tayo dyan. Charot lang. O, pagka napunta ako dyan, nagugulatin ko na lang kayo. O. Emil, alas 6 pa lang ng gabi pero lagpas 100,000 na yung bilang ng mga pasahero rito sa PITX. At sa Miyerkules Santo at sa Huwebes Santo, posible raw sumampa sa 150,000 yung mga pasahero rito. Dabi sa ngayon na po, na. May mga nakakumpiska na sa entrance dito ng mga cutter tsaka butane gas. Emil? Maraming salamat, Jonathan Andal. At dahil nga si Mana Santa, mga kaeksena, umasa na po kayo. Dahil siyempre, iiwas tayo sa mga laman loob. Ay, sa laman loob. Tawag na laman. Mga karne. Diba? Siyempre, mahal na araw. Iiwas-iwas tayo dyan. Anong gagawin natin? Fasting, diba? At anong bibilin? Mga isda, isda. O, hindi pala. Damay na din pala to. Pero ang isda, mga kaeksena, ay nagtataas, siyempre. At bibigyan ko kayo ng idea kung magkano na ang presyuan ng mga isda ngayon. At wag na kayong magulat dahil gano'n naman talaga pag tumutungtong ang mahal na araw, bababa yung karne, isda ang magmamahal. Okay? Pasok! Ngayong Semana Santa, inaasahan ang pagmahal sa presyo ng isda. Oh. Pero wala namang nakikitang paggalaw ng presyo ng ilang meat products. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Nagre-reklamo ang ilang nagtitinda sa Kamuning Market. O bakit nagre-reklamo na? Ano kayo? Charot. Matumal kasi ang benta kahit ng mga isda ngayong Semana Santa. Eh syempre, mga naglayasan na yung mga kababayan natin. Kayo naman o. Direct mag-collab kayo ni Kadante sa Bicol. O sabi ko baga sa inyo, pag nakita ko anya si ano, si Kadante. ano nga anyang ano? Anong tatapi kaya naming dalawa? Sigurado o. Kagulo ito. What? Sabi ko sa inyo. You see? Oh, ito siya, no? Try natin. Sabi ng isang nagtitinda, baka raw kasi nasa probinsya na ang mga customer nila. Oh. Inaasahan niyang lalakas ang benta mula Miyerkules hanggang Sabado. Ah, pero pinangangambahan naman niyang sasabayan ito ng taas presyo. Oh. Ang galunggong na umabot na raw sa mababang presyong 120. Mababa pa yan?
hanggang 140 pesos kada kilo, umakyat na naman daw sa 200 kada kilo. Ang bangus at tilapia, hindi naman daw gumagalaw ang presyo. Pero ang hipon na dating 400 pesos kada kilo, nasa 500 hanggang 600 na. Habang ang pusit na dating 400, umaabot na sa 500 ngayon. Ba, hindi mo kabibilin yan. Biling ko na lang galunggong. Bababa rin naman daw ulit ang presyo sa susunod na linggo. Hindi lang dahil tapos na ang Semana Santa, kundi dahil mainit ang panahon. Pagkaraan siguro ng Holy Week, siguro baka bumaba na naman kasi pag ganyan taginit, tagaraw, medyo bumaano yung isda. Bumapaibabaw kasi sobra init. Kaya medyo maraming huli. Hoy! Anong mahal pa din ng hotdog ngayon? Hoy, sabi mo, good girl ka ngayon. Anong sinasabi mo? Bunga nga mo, Ninyo Barsaga talaga, ha? Sabi mo, iwas ka muna sa mga ganyang, magiging banal ka muna ngayon. Ito talagang, et nako, ikaw bakla ka talaga, ha? Praise the Father! Shoutout kay Ninyo Barsaga, nandito, dinalaw tayo, ha? Kala ko nasa ano ka, nasa hacienda ka, sa resort ka nga pala, di ba? Sabi niya, hindi siya mga magsasalita ng hindi mga magaganda. Tinan mo to. Hotdog pa rin naiisip mo. Hoy, migil ka dyan, ha? Puro ka hotdog. Mag-isda ka muna. Charot. Bumababa yun. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwan ang tumataas ang presyo ng isda pag Semana Santa. Sa monitoring ng DA, umaabot na sa 240 pesos ang kada kilo ng galunggong. Yung presyo, kung titingnan natin yung historical, tumataas by 10 to 20%, lalo na yung isda. Ang ilang gulay naman, nagmura, gaya ng kamatis na bumaba ng 10 piso ang kada kilo. Sa baboy naman, ang kasim, bumabaan niya ng 10 pesos ang kada kilo. Habang ang liempo, tumaas naman ng 5 hanggang 10 pesos. O pagkakataon nyo na to, hanggat wala pang mura yung karne ng baboy, magsanggupsal na kayo. Diba, Mike, Brad, at sa lahat ng mga bagong subscriber natin dyan, ha? Hindi ko man kayo mabati, pero I love you all, diba, Marides? Ang manok at baka, hindi naman gumagalaw ang presyo. Ang itlog, nagmura naman. Mas maraming supply ngayon, at saka ngayon ay makita rin natin, kahit may El Nino lumiliit, pero consistently maganda yung production natin. Nakakatawa lang, no? Kapag kayo mga bilihin natin ay tumaas yung itlog, tumaas ang baboy, tumaas ang gulay, ang bibilis sa balita, no? Pero pagka naman bumagsak ang presyo ng ganito, wala tayong malaman. Diba? Nakakatuwa lang. Lagi na lang dun sa pagtaas para lahat magreklamo. Taas! Pero pag bumaba, wala tayong naririnig. Diba? Nang egg. Para sa lalo na yung mga anti-government, wala tayong marinig. Pag mataas yung mga bilihin, ayun, ang iingay nila. Pag bumaba, tahimik. Diba? May integrated news. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ngayon, mga kaeksena, type action, ipapakita ko na po sa inyo yung bagong pahayag ng ating Vice President, at talaga naman pong ako'y napabilib sa kanyang bagong pahayag sa ating bansa, sa ating mga kababayang Pilipino. Halika na! Sa mga hindi pa nakakasagot sa ating live survey dyan, ha, Arnel Pabro, sumagot na kayo dyan kung ayaw nyo masaktan. Dapat nga ba bigyan ng political asylum si Tevez? Siyempre, ang sumagot ng 4%, oo, dapat lang, makatevez ako. At ang sumagot naman ng 96%, siyempre hindi, harapin niya yung kaso sa Pilipinas. Praise the Father! At ngayon naman, mga kaeksena, ipapakita na natin. Pero mag-recall muna tayo at magbalik-tanaw muna tayo sa ating Vice President na napaka-active magbigay ng mensahe! Saan, Derek? Anong saan? Sa China. Ito, pakinggan muna natin to, ha? Ito yung... hindi, unahin muna natin dito. Paganto kasi yan, eh. Ito muna. Yan. Tama ba?
Bigyan natin ng ano, ha? Okay? So, mga kaiksen, ha? Pakita ko lang sa inyo to, ha? Ito ang kanyang mensahe. Pero magto-throwback muna tayo. Okay? Puntahan muna natin yung kanyang legendary message sa China, Republic of China. Pagdating saan? Chinese New Year to. Feishang Gaoxing Qi Xixiang Chuanghu Guojia Juxi Xi Jinping Chuanghu Zhu Fei Luping Tashir Wang Xili. Anong Tashir? Anong Tashir? May Tashir ba doon? Alam ko sa bansa lang natin may Tashir. May Tashir sa China? Oh. Yan Ho 20 Chuanghu Gongmin Chiri Rally Chingchu Chonghua Renmin Kiriri Kong Koila Abuchi Kek Gong Hu Guo Shangli Chi Shir San Chuan Yen June 20 Dao Chonghu Ren Guo Ching Koila Happy National Day. Yon pala yun, ibig sabihin nun in Tagalog. To the People's Republic of China. Yon! Yay! Okay naman! Sumunod! Mensahe ulit niya para sa China. Chinese New Year ulit yan. Dahil napansin yung masyadong magaling siyang mag-Chinese, nag-Mandarin, tinanong na lang, in English na lang. Assalamualaikum. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I extend my heartfelt congratulations and best wishes on this auspicious season of the Chinese New Year. I join the entire country in celebrating this year's event with our Chinese-Filipino siblings and Chinese friends. On this note, kindly allow me to express my congratulations to Ambassador Huang Xilian for spearheading the Chinese Embassy's celebration of the Lunar New Year. This occasion marks a fresh start and rejuvenation for many of us. For some, this presents an opportunity for growth and advancement, leaping forward to new and more exciting stages in their lives. Ang layo ng sinasabi niya sa nangyayari at ginagawa ng China, no? Sagana siya sa pagbibigay ng pagbati sa China, pero tingnan mo yung ginagawa sa bansa. Siya, magaling siyang magaganyan sa China, oh, pero anong sinasabi? Wala. For others, like myself, a new year represents a moment of reflection on our past actions and a chance to remind ourselves of our tasks ahead. With the President's successful and substantive state visit to China earlier this month, I look forward to having closer bilateral ties between the Philippines and China, grounded not only in our long and colorful history, but also based on mutual trust. Mutual trust. Mutual respect. Tingnan mo nga yung ginagawa sa mga Coast Guard natin. Kulang na lang, pasabugan na lang ng kanyon eh. Ginagamit lang tubig. And mutual respect. Para rin pala itong si Vice President Robredo eh, no? Dinaig pa eh. May this new year herald a prosperous and fruitful future. Oh, dyan si Mike Cervera. Naku, yari kayo. Huwag mamarites na naman to dyan. Easy. Sabay-sabay! Praise the Father! Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Mike Cervera, paki-subscribe nyo na yan kung ayaw nyong mag-praise the Father. Sabi ko sa inyo, subscribe nyo na yan, huwag nyo kakalimutan. For us all. Shukran. Shukran. Ngayon, mga kaiksen, ito pa isa! Tatlo yan eh. Ito ba? Tatlo yan, di ba? I-update ko lang kayo kung paano siya bumati sa China, ha? Hindi na siya nag-Mandarin kasi nga nahihirapan. Pinagtawanan siya eh. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous... Nakakaingit naman yung China, no? Laging merong ano sa yung ating Vice President, no? Talagang overwhelming yung kanyang pagbati sa China palagi, no? Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Xilian and his team for organizing... Kino-congratulate mo yun eh. Wala nga, hindi nga maintindihan kung anong
papel nun dito. Ilang beses na tayong pinaglolo ko ng mga Coast Guard nila tapos binabati mo pa ng ganyan. The embassy's celebration. Oo. May the year of the dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds. Strengthen our bonds? Tingnan mo yung nangyayari doon sa West Philippine Sea. No, strengthen. Winawasak nga eh. Sira nga yung barko. Both understanding and work together. Work together. Sila nagwo-work together para wasakin yung barko. There's a harmonious future. Anong harmonious? Nangakanyon nga eh, nanganganyon. Harmonious ba yun? Easy. Sige kayo sumagot, harmonious pala. For all. Mabuhay. Xin yin kuai la. Nong li, xin yin kuai la. Aba, humabol pa ng Chinese ha. Oh, syukran. Ngayon mga kaeksena, ito. Ang latest niya, hindi sa China. Oh. Ang latest niya ay ito, mga kaeksena. Oh, bumati siya ngayong Semana Santa. Pero yung mga nasugatan, mamaya papakita ko sa inyo kung anong damage ng ating mga barko, kung anong damage natamo ng mga Coast Guard natin. Papakita ko sa inyo. Kaya mo naman palang bumati dyan sa Semana Santa na yan. Pero pagdating doon, hindi ka makapagbati man lang, makapagbigay man lang ng konti, kahit man lang encouragement. Bakit? Magagalit ba sa'yo yung China? What the fuck? Hindi eh. Diba? Kala ko pa naman mapagmahal sa mga kasundaluhan, sa mga uniform personnel, pero pagdating sa West Philippine Sea, wala kang pakialam! Praise the Father! Diba? Tuloy natin. Praise the Father. O, ito, pakinggan nyo siya. Mga kababayan, ngayong panahon ng Kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Hesukristo. Eh, doon sa mga Coast Guard natin, kaisa ka din ba? Nagtatanong lang kung kaisa ka doon. Easy. Kahit malang simpatsya lang po, ma'am. May simpatsya ka? Parang wala naman dito. Bait-bait mo dito? Oh. Sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Oh, basa! Sa 2, 3, 4 ng alin? Praise the Father! Basa! Naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Yan na, bumasa na ng Biblia to. Patay tayo dyan. Praise the Father! Ito ang dahilan kung bakit sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Oh. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Sana din magnilay-nilay ka din doon sa mga Coast Guard natin. Magsalita ka din. Di ba naman, oh? Kaloka naman. Ang tawag dyan. Praise the Father. Oh, tuloy natin. Isa puso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin. Sana din isa puso din natin sa isip natin yung ginagawang pagbubuwis buhay ng mga Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Best friend nyo yung China, di ba? Kausapin nyo. Sabihin nyo, best friend Xi Jinping, best friend Wang Xilian. Tama na, nakahalata na kami dito. Tumigil na kayo, huwag nyo nang bumbahin. Magsabihin nyo naman, kayo yung friendship niya ni. Kaya naman sa inyo, di ba? Oh, talangin nyo si Rocky. Oh, tuloy. Ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Oo. Kasama sa aking panalangin, ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan sa West Philippine Sea! Hoy! Vice President naman, oh. Ito naman, oh. Niloloko mo naman kami. Kapayapaan, eh. Sabi mo dyan. Para sa ating bansa. Oo. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makadiyos
at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. What the fuck? What the fuck? Oh, ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kaiksena bago natin puntahan si Tebes kung ano bang sinapit ng ating mga barko diyan. Okay, asa na ba 'yon? Oh, ba't nawala 'to? Wait lang ah, nawala eh. Asa na ba 'yon? Nilagay ko ba 'yon? Hindi yan, hindi ikaw, wag kang sumagot. Hindi ko kinakausap ko. Asa na 'yon? Nawala. Wait lang. Asa na 'yung asa na 'yon? Dalawang bata, GMA, kiluwa sa. Ah, hindi ko nalagay. Ano ba 'yan? Nakakainis. Wait lang. Hindi ko nalagay. Ah, wait lang. Ilalagay ko muna pala. Sus Mariosep naman buhay ito. Direk, oh. Hindi ka nagre-ready kagad eh. Asa na yun? Wala. Tuloy. Oh, pinatay. Presyo ng isda. Oh, ito. Asa na? Nawala. Tuloy. Oh. Oh, ito. Ah. Sorry. Hindi ko kagad nalagay. Ayusin ko lang. Wait lamang, mga kapatid. Mga kaiksena. Oh, yan. Tutuloy ko na. Oh, papakita ko po sa inyo kung anong sinapit nung ating mga barko, sirang-sira talaga, pati yung mga ano natin. Oh, saan na yun? Baka mina na naman to. Wait lang. Oh, game. Pasok! Sa ulo at mata at napilayan pa sa paa ang tatlong tauhan ng Philippine Navy na sakay ng resupply boat na binomba ng water cannon ng China sa Ayungin Shoal. Oh. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok, ha? Obito at Red at Gerardo at Cake Decorating Vlog. Hello po. Dalawang malalaking barko ng China Coast Guard ang nambomba ng water cannon sa resupply boat ng Pilipinas na Unaiza May 4 o UM4. Merong nambobomba sa harap, nakahagip din ang gilid ng bangka at meron ding nambobomba sa likuran. Oh. May pagkakataon pang sabay binobomba ng tubig. Grabe. Ang walang kalaban-labang bangka ng Pilipinas. Oh. Walong beses tinamaan ng water cannon ang UM4. Grabe, tutok na. Nangyari yan itong Sabado ng umaga sa gitna ng resupply mission patungong BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Oh. Sa kabila niyan, pinilit makalusot ng resupply boat pero hindi ito umubra sa China Coast Guard vessels. Mula sa malayo, tanaw namin ang sunod-sunod na pagkuyog ng China sa ating resupply boat. Habang nangyayari yan, naharang at napalayo na sa UM4 ang mga escort nitong Philippine Coast Guard vessels na BRP Sindangan. Nagkabanggaan pa ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard vessel. Grabe, oh. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng tatlong barko ng China sa BRP Cabra. Sa mas malapitang kuha, halos dumikit na ang China Coast Guard vessel na ito sa BRP Cabra. Sa sobrang lapit nga itong China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin. Ito namang reporter naman, makaturo ka naman. Huwag mo naman masyadong ano yung mga kabilang panig dyan, oh. Makaganong ka eh. Kung ako yung taga-China, mabibuhisit ako sa'yo eh. Makaturo ka. Di ba? Nakakainsulto naman tong reporter na to. Huwag mo nang palalain yung eskalasyon dyan. Huwag ka na manuro. Yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Hello ko, nang asar na naman. What the fuck? Baka kaya tayo binumba kasi dahil sa iyo eh. Nangaasar ka pa eh. Kailangan mo pang sabihing hello? May tension na nga dyan. Nag-hello ka pa? Sila nga tahimik lang. Video lang sila ng video eh. Oh. Hindi ko gagawin yan, ha? Mga asa... Ay, andyan pala si Kayo. Kahit natatawa at natatawa ka. Praise the Father. Oh, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Kayo, paki-subscribe nyo na si Kayo at saka yung mga kabatas na vloggers natin dyan. Please, paki-subscribe nyo na si Kayo. Ayan, oh. Huwag nyo kalimutan, ha? Tuloy natin. Nag-hello pa talaga. Why are you fucking us?
Ano daw? Wawa, kuya talaga, sinabi mo yun? Sinabi mo yun? Tinan mo yung cameraman natawa bigla eh. Tinan nyo ha, bastos din to si kuya naman oh. China Coast Guard, hello! Ulitin ko lang ha, hindi ko yata na nagulat ako dun ha. Anong sinabi? Why are you ano daw? Ang kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Why are you fucking us? Gago! Bastos din to, reporter na to eh. Ay, andiyan si Mike Ramos pala. Praise the Father! Sa mga hindi pa nakasubscribe din kay Mark Ramos, pakisubscribe nyo na rin yan ha. Huwag nyo nang palampasin. Isa din yan, pogi pa yan. Papa Boy yan, video call nyo, kasagutin kayo yan. Pakisubscribe ha. Andyan si Kayo, tsaka si Mark Ramos, tsaka si Boss Mike Cervera, si DJ Byron. Isubscribe nyo yan ha. Narinig nyo yung sinabi, why are you F us ha? Grabe naman! Hindi ko kinaya yun! Grabe tong reporter na to! Hoy, mainstream media kayo! Te, mainstream media kayo! Ba't kayo nagsasalita ng ganyan? Loko-loko! Why are you packing us daw? Ano yan? Easy! Tingnan nyo yung mukha nung camera mo na sabi mo. Dapat pagka may ganyan sitwasyon, isa lang ang gagawin nyo. Sabay-sabay. Praise the Father. Ganun lang. Diba? Mga kaloka. Nag-bad words pa, lintik. China Coast Guard, hello? Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Unayza May 4. Palutang-lutang na lang noon ang UM4. Hindi talaga maganda na sinabi yun. Kahit sabihin na natin salbahe itong China o demonyo pa yan. Kasi nasa national television ipapakita, di ba? Buong Pilipinas, pwede rin makuha ng China yung video na yan. Ano sasabihin sa atin? Maling-mali yung ginawa dito ng reporter. Di ba? Oh. Why are you attacking us? Hindi ba? Ang dinig ko talaga. Why are you... Sige, ganito na lang. Sige, kahit sabihin na natin na why are you attacking us? Pero yung tingin kasi nung ano, nung cameraman iba eh. Diba? O, sige. Sabihin na natin, why are you attacking us? Mali yun. Dapat hindi ka na magsalita ng ganon. Manahimik ka na lang. Sige na nga, I stand corrected. Itama natin. Oh, sa lahat ng nandito at pwedeng mag-ano nito, I stand corrected. Hindi po tayo kagaya ng iba diyan, pag nasunog, hindi na po itinatama 'yung sarili, bigla nang umiiwas. Pag nasunog na, kinontent mo sila, nasunog mo, gagawa na naman ng ibang fake news. Oh, hindi na sinagot. O, tuloy natin. Ang kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Oh. Why are you fucking us? Oh, iba eh. Ulitin ko. Parang hindi attacking eh. Parang, di ba? Why are you us? Easy. Ulitin ko ah. Ulitin natin. Parang hindi ba talaga dinig ko eh. Ang kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Why are you fucking us? Oh. P eh. F. F or F yung dating eh. Toot. Us. Diba? Ano yan? Splacking? Anong splacking? Diba F talaga? Oh, iba na yung reaction ng cameraman nga eh. Kaya nga napaka ano ng dinig ko eh. F yun eh. Isa pa, for the last time, para malaman natin kung totoo. Ang kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Why are you fucking us? Oh, di ba? What the fuck? Blocking daw. Oh, blocking. Sabi ng iba, blocking. Ano ba talaga? Oh, sige. Para dito, matapos na tayo.
mapa-blocking, packing, splocking, mocking, plecking, banking, ano pa? Lahat na. Kahit ano pang sinabi ng reporter dyan, hindi maganda. Para bang nangaasar pa tayo eh. Diba? Tayo nga dito yung kinakawawa, tapos manggagaganyan pa tong reporter na to. To naman tapos eh kung ma-misinterpret siya ng ibang bansa, halimbawa ng China nga, nakita yan. O ipalabas nila, nakita nyo ba to? Sabi ng reporter ng Pilipinas, o yan ang sinabi sa atin. O eh di lalo tayo nalintikan, sasabihin na naman nila ang sasama na ugali na ng Pilipino. Bakit? Diba? Gusto yata talaga ng away niyang reporter na yan. Yun na nga eh, pwede namang manahimik na lang, mag-video ka na lang dyan, tsaka magsasalita ka, huwag ka nang magsabi pa ng nagtututuro pang ganyan. Why are you pangas? Di ba? Oh. Tuloy natin. Oh, basta, I stand corrected, I sitting corrected, kung ano man po yung sinabi o pagkakaintindi nyo, para sa akin, mali pa rin po yun. Ang tawag dyan ano? Praise the Father! O, tuloy natin. China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello! Oo. Why are you packing us? Dapat hindi na siya gumanon talaga eh. Direct, packing, direct. What? Easy. Kayo, Sir Robert Ramos, ano intindi nyo? Ano dinig nyo sinabi nung reporter? Diba? Dahil dyan, eto na. Para sa mga hindi pa nakakita at nakakarinig nito. Wait. Ready na ba kayo? Eto na. 1, 2, 3, let's go. Chinggel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Okay ba? O basta, kung ano man yun, basta mali pa rin yun. Mali is mali. Diba? O, mali yung sinabi, hindi na dapat nagsalita lang kung ano-ano eh. China Coast Guard, hello! Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Unayza May 4. Oh. Palutang-lutang na lang noon ang UM4 at nakapatay ang makina. Habang ang mga crew ng resupply boat naglilimas ng tubig. Grabe, inabot to. Eh, maraming salamat po, Ma'am Judy Rose de la Cruz. Diba? O, ito naman. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, ganun. Habang papalapit sa sinasakyan naming BRP Cabra ang Unayza May 4, mas naging malinaw sa amin ang tindi ng pinsala nito. Oh. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Unayza May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa grabe taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Grabe, maraming salamat Roger Lagardia. Wait lang ha, pakita muna natin to. Bugbog sarado ang resupply boat sa lakas ng water cannon ng China. Wasak ang bintana. Gayun din ang gilid at nagkalat sa loob ng UM4. Oh, yung Vice President natin, wala lang. No comment. Halos matuklap din ang kisame nito. Oh. At nagkapunit-punit pa ang mga trapan. Oh, sira yung mga higaan ng mga Coast Guard, oh. Grabe naman yan, oh. Oh, wasak eh, oh. March 5, nang punteryahin din ng water cannon ng China ang UM4. Apat ang sugatan noong mabasag ang salamin ng bintana nito. Grabe.
ngayon. Kita nyo ha, tapos yung Vice President nagbibigay sa China ng napakagagandang mensahe at congratulatory sa China. Ngayon, ito mga kababayan natin, hindi mabigyan man lamang kahit ano man lang papugay. Wala eh, di ba? O kahit simpatya. Nagbigay nga sa Semana Santa. Oh. Idagdag sa mga sugatan ang tatlong sakay ng UM4 nitong Sabado. Paghahalata talaga eh, no? Mga tauhan sila ng Philippine Navy. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat-sugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses niya nang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Nakayang-kaya pa namin pero itong uli na wala na talagang malakas na masyado. Hindi na kinaya ng alam. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Ano na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa ano, isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan-saan po kayo, sir, tinamaan at anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Dibdib ko, sir. Vicky, maraming salamat ha, at kay ano ha, kay Roger Lagarde, maraming salamat sa inyo ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Sir, pa ako siya na pilayan ako. Hindi natuloy ang Unaiza May 4 sa Ayungin Shore. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at mahatid sa BRP Sierra Madre. Grabe naman oh. Basang-basa lahat ng pagkain doon, sigurado. Agad naman yan tinapatan ng China at nagpadala rin ng dalawang rubber boat para magmanman. Sa hinabahaba ng paglalayag, naihatid pa rin sa BRP Sierra Madre ang mga supply para sa mga Pilipinong sundalong nakaposte roon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Grabe no, kawawang-kawawa yung mga kababayan natin doon no. Yun talaga yung ano eh, yung ito talaga yung gusto kong maintindihan na, although alam kong naiisip nyo din to, no. Diba, palagi ko na nga sinasabi sa inyo to eh. Kung talagang mahal at para sa bayan tong mga Duterte na to, lalo pat sila yung sinasabing kaibigan ng China. Diba? Hindi nyo man lang masabi, makapagsalita dyan sa China dahil kayo ang close eh. Diba? Oh, bakit hindi nyo magawang awatin muna yan, awatin, mag-usap. At kahit sana maging mediator si PRRD, di ba, kung sakali, pero ngayon pa ba? Kasi ano, yung secret deal, umaamoy at lumalabas na, umaalingasaw na. Nakakalungkot lang. Tapos makikita mo yung Vice President dyan eh, no? Ni kahit minsan, walang sinabi, puro alin. Shukran! What the fuck? Meron pa direct, ano yun? No comment. Di meron naman direct yung pambato. Alin? Xiongxi, Fonglai, Rejubi, Nating, Kwanglai, Fongloy. Chinidi, Fong, Fonglai, Abujikek. Halika na, puntahan na natin si Tebes, mga kaeksena. Dito na tayo, let's go, tayo pa action, come on! Wait lang, madagdag ko pala. 'Di ba isa ring ano si Sara Duterte, reservist nga ba 'yon? 'Di ba may rango siya? Tama ba mali? Correct me if I'm wrong. Naalala ko 'yun eh. Sino man nakakaalam noon? Alam niyo ba 'yung rango niya? Ano ba siya noon? Nakapang sundalo ba? Paki ano nga, na-remind ko lang kasi may picture siya noon, tapos pumunta pa siya sa Senado ba 'yon?
'di ba? Naka-uniform siya, reservist siya at ang mataas yung kanyang alin, ranggo. Ano nga 'yon? Sino nakakaalam nun? Pakibanggit nga, paki-comment nga diyan. Kasi kung ikaw, halimbawa, pulis ka, halimbawa, sundalo ka, makita mo yung kabaro mong sundalo, kabaro mong pulis, tas ginaganyan. Yun na lang, 'di ba? Yun na lang ang basic na lang oh, nakikita mo 'yun. Tapos ikaw wala ka, tamemi ka lang. Pero pagka yung sheriff ang susuntukin mo, ang bilis mo. Ang tawag doon. Praise the Father. Hindi ba? Oh. Aubrey, kalma direk, syukran. Si Shini, praise the Father. Praise the Father. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ano siya? Ano niya? Army Colonel. Lieutenant? Ano ba talaga? Pero ganun pa man, di ba syempre dapat maano mo yun eh. Magbibigay ka doon ng iyong damdamin sa nangyayaring ganyan. Tapos reservist ka pa? Sa Davao po yun. Regardless! Charot. O ito na mga kaeksena, puntaan na natin tong kay Tebes. Okay? At nako, mainit-init na balita to. Bakit? Basta makinig lang muna kayo kung ayaw nyong alin. O, eto, pakinggan nyo muna. Asa na yun? Nawala tuloy. O, stop. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion nyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Kaano-ano yung si Mama Mary? Nanay ko. O, maliwanag tayo dyan ha. Siyempre, magpapatalo ba ang humamon? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. O, bakit? Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. O. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? O. Ako ang may-ari ng sanlibutan kahit ngayon. O. Kaya naman pala eh. O, eto na mga kaeksena, punta na natin si Tebes. Eto po mga kaeksena, gusto ko lang pong ibigay ang aking opinion patungkol dito. Kasi marami yung mga DD shits na vloggers. Ang kahit ito si Marlica, ano ho, meron siyang content. At ang gusto niya paratingin na parabang tawag dito bokya, bigo, tameme yung ating gobyerno daw, yung ating NBI at hindi po naiuwi si Tebes. Pero lingid sa kanilang kaalaman, eh meron nung proseso. Eto mga vloggers na to, nagpiling mga abogado. Mga nagpiling na namang magagaling na abogado, akala mo naman talaga may alam. Hoy, bakit direk ikaw? Abogado ka ba? May alam ka ba? Wala. O kaya lang, ipapakita natin na merong alin? Due process. Merong proseso. At hindi pwede yung gusto nyo, porket nagpunta yung gobyerno doon, gusto nyo maiuwi agad. Kaya nga nagpunta doon is para ma-verify kung talagang si Tebes nga yun. At makita kung may proof of life o buhay nga o talagang okay si Tebes. Bobo! Ano yun? Para lang kayong pumikap ng ano doon? Basura kinuha nyo? Sabay uwi? Mga tanga! Sabi, bigo, bigo ang gobyerno. Buti nga, ayan, kasi wala kayo. Mga ganun yung mga ano ng mga vlogger. Akala mo talaga may alam eh. Akala mo may tama eh, may palo eh. Hindi naman alam yung sinasabi. Hindi muna ayaan, pakinggan muna yung proseso, hindi muna antayin kung ano yung mga nangyari. Ayun, nagmadali, nagsi, ano wan, content agad. Lalo si Bukeke. Diyos me, yun naman talaga, oo. Magkano kaya? Mukhang ano ka, hapit na hapit kayong lahat, ha? Oo. Diba? Ay, nako. Oo, ito, pakinggan nyo, ha? Oo. Sabi nila kasi, di sila kasi iniintindi yung tawag dito. Sana ba yun? Wala tuloy. Ayan, o ito. O, pakinggan nyo. Bigong NBI na maisama pa uwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Tebes. O, isa pa tong News 5. Bigo din. Mas Mario Joseph naman talaga. Eh, binabalita nyo na nga eh. Di nyo pa rin naintindihan yung binabalita nyo. Daig pa kayo na ibang mga kababayan natin eh.
Vest na hawak na ng mga otoridad sa Timor-Leste. Sa kabila nito, tagumpay pa rin daw na may tuturing ang biyahe ng NBI. Tiwala rin silang may babiyahe pabalik ng Pilipinas si Tevez. Nasa frontline ng balitang yan. Ano ang aasahan mo direct sa mga DDC at na vlogger? Ang motto niyan, bayad kasama ng bayan. Asa na po yung nagko-comment kanina about kay Tevez? Andyan din si Arnie Tevez, nanonood. Ayun po, andyan. Talayin natin. Kalma, Drek. Praise the Father. Praise the Father. Taloy. Yan si Jenny Dong. Nakauwi na ng bansa ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation na mula Timor-Leste. Kung ako lang talaga, wala na kasi kung ano eh, wala na akong tawag dito, interest pa. Yung sinunog nating vlogger, wala na ako interest dun eh. Kaya kahit ano na sabihin nun, wala na yun. Wala na kwenta sa akin yun. Kumbaga wala, sunog ka na eh. Tapos ano lang sabihin mo ngayon? Meron pa daw sinasabi, kaso-kaso. Ano yan? Praise the Father? Diba? Sagutin mo muna yung mga inilabas ko bago ka magawa at lumipat sa ibang mga topic na naman. Diba? Sunog ka kasi. Sinungaling ka rin eh. Tanda mo na eh. Sinungaling ka pa. Tuloy. Pero hindi nila kasama ang pakay nila doon na si dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timores Pulis ang dating kongresista. Pakiintindi po yung balita. Burley's wondering, wait lang po ha. May gumugulong pa kasing court trial kay Tevez sa Timor-Leste. Malinaw, di ba? Unang-una, iba pong bansa yan. Iba pong gobyerno meron sila. Naintindihan nun ninyo. Ngayon, yung mga vlogger ng mga DDCit, ayan, nagmagaling. Kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganyan. Malinaw na sinasabi. Kailangan pang alin, tapusin yung pagdinig o yung hearing na ginagawa kay Tevez na pwedeng umabot ng hanggang 7 araw hanggang 40 days. Mga bobo! Mga piling mga abogado. Ayan na nga yung balita. Hindi mo na kailangan magpa-abogado pa. Makinig ka lang ng balita. Diba? Basic. Gagawa yung mahilig magkwento. Akalain mo, pwede pala mag-cellphone si Arnie Tevez habang nasa Timor-Leste at hawak ng mga pulis. Ang galing ha. Bantayan nyo to si Sperato Erica, si Arnie Tevez. Bantayan nyo ha. Baka tumakas yan. Tuloy natin. Kaugnay ng merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Tevez ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. Bakit? Nagkaroon ba? Parang may mali ako narinig doon ha. Liwanagin nga natin. News 5, ano ba talaga totoo? Di ba binalita noon hindi nakakuha ng political asylum na bokya si Tevez? Anong ulit? Hindi, direct baka na mali lang nang sabi. Ibig sabihin kukuha ulit, susubok ulit. Hindi eh. Kayo umintindi nung sinabi ng balita ng News 5. Parang iba yung dating sa akin eh. Parang ang dating niya na nakakuha na. Nakakuha na dati. Yun ang dating sa sabi nila eh. Pakinggan nyo. Kakaroon ulit ng political asylum ng Ulitin ko, isa pa ha. Pakinggan nyo. Merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Tevez ang pagkakaroon ulit ng political... Diba? Nagtataka ako. Nagtataka ako. Tinabla nga ng Timor-Leste ang hiling ni Tevez. Bakit ang sabi ng News 5 ang pagkakaroon ulit ng political asylum? Narinig nyo ba? Pwede siya kasi direct mag-reapply after ma-reject. Hindi eh, kasi iba yung na-reject. Dapat ang sinabi nila, matapos ma-reject, muling susubukan ni Tevez kumuha ng politika. Ganun. Pero yung dating kasi dito, nabigyan. Uulit pa ulit. Ganun ba? Ewan ko ah. Yun ang dating ng ano nila eh. Ng way. Ako lang naman. Napansin ko lang naman ah. Pero kung hindi, di hindi. Merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Tevez ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. Malinaw, di ba? Mapapatanong ka talaga. Baka ano, may kilala si Tevez dyan ah.
Denied yung first, tapos ulit? Ano yan? Oo. Hindi nga, Kahoy Musika. Oo nga, terorista siya diniklare. Pero ang inaano natin dito, kapansin-pansin yung sinabi nitong reporter. O di fake news yung reporter dito, o ito News 5, fake news. O. May sarili kasing proseso ang Timor-Leste bago i-turn over sa Tevez sa NBI. O, makinig kayo mga didi-shit vlogger. Huwag kayong tatanga-tanga. Porkit umuwi yung mga NBI at hindi kasama si Tevez, bigo na kayo. Bakit? Tapos na ba? O, mga pa-fake news nyo rin eh. Ano bang meron sinabi? Oh, may proseso kasi. Hindi pwede yung gusto ninyo. Kala nyo naman talaga eh, no? Oh, kamatis analysis ulit daw. Alin yung sa ano? Ito, kayo, himayin mo ha. Oh, intindihin mo. Merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng company Tevez ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. Oh, malinaw, di ba? Mapapaisip ka? Pagkakaroon ulit? Bakit? Nabigyan ba? Di ba denied? Bakit magkakaroon ulit? 'Di ba? Oh. Baka nadulas. Baka may nangyaring i-channeling. Oh. Try natin. Ano, ano kayo? Tama ba 'yung hinala ko sa hinala mo din? Oh, pares ba tayo? May sarili kasing proseso ang Timor-Leste bago i-turn over sa Tevez sa NBI. Oh. Pero kahit hindi kasamang umuwi ng NBI sa Tevez, giniit ni NBI Director Medardo de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Oh. Bakit to matagumpay? Pakisabi ko sa mga vlogger ni Tevez. Tsaka ng mga ano. Praise the Father! Diba? Tuloy! Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganon ka-agresibo mag-enforce ng red notice list. Paglilinaw. O, yun pa ha. Yun pa, malinaw na malinaw dito, mga kaigsena. Na Kakampi Digital, maraming salamat sa'yo. At kay Ma'am Judy Rose de la Cruz, tama ba? At kay Merlin's Wandering ba yun? Maraming salamat sa inyo, ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh. Mali pag-relay ng words ng reporter. Yung word na ulit doon, dinikit sa asylum. Imbis doon sa pag-a-apply, kaya magulo direct. Yun na nga eh, di ba? Oh, hindi nila tayo masisisi kung meron tayong ibang maisip. Sila may kasalanan dyan. Oh, tuloy natin. So, eto nga ho mga kaigsena, kung hindi agad umaksyon ang ating gobyerno, ang NBI para lumipad patungo ng Timor-Leste at asikasuhin yung kanilang request para dyan sa red notice na yan, ay hindi agad aasikasuhin ng gobyerno ng Timor-Leste. Buti na lang nakapunta kaagad sila. O kumbaga, meron palang dito, may humahanap pala talaga dito. O sige, ayusin natin, process natin. O. Naintindihan nyo? Oh. Eh, yung mga vlogger, Sticky Buloy, ayun, todo balikuna naman. Mga nakapiling abogado, palibasa, anong tawag doon, naka-amerikana pa. Palitan mo kaya minsan. Diba? Oh, tuloy. Ang NBI, hindi sila kasama sa paghuli kay Tevez dahil hindi sila pwedeng sumama sa reinforcement team ng Timores Police. Oh. Ganun po kasi. Huwag ho nating ipilit kagaya ng mga vloggers doon sa kabila. Mga nagmamagaling. Ito nga ho't nakakatuwa dahil tayo, yung gobyerno natin, no, marunong sumunod sa patakaran at batas ng ibang bansa. Hindi kagaya nung pastor, hindi kagaya nung bantag, hindi kagaya nito ni Tevez, na kahit dito sa atin, hindi marunong kumilala at sumunod sa batas. Nang kubeta naman talaga, oh. Pinilit daw ng NBI team na makausap si Tevez oh. O makakuha man lang ng katibayang nasa loob na siya ng detention center doon. Oh. Nangyari lang ito nang lumapit sila kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Oh, kasi nga ito nga ho ang ano ko diyan, oh, may iba akong napanood na balita na medyo nagkakaroon ng tension kasi kumbaga parang medyo maangas ng konti yung pulis doon. Kaya itong ating NBI, dumirekta mismo sa presidente ng Timor-Leste. Kaya doon, naasikaso talaga sila. Isipin niyo yun? Oh. Nararamdaman namin na talaga pinapahirapan kami. Oh. So, wala. Kaya nakakapagtaka, yung word na
pagkuha ulit ay pagkakaroon ulit ng political asylum, tapos dito pinapahirap. Napapaisip lang ako, ba't wala akong binibintang, ha? Humingi kami ng audience kay President Horta. Oh. We have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves? Oh. So that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Oh. Maayos naman. Ayun, no, nakatawa pa nga, oh. Yan yung may banta ang buhay. Nag-golf. Masigla. Malusog. Yun nga lang kirat ngayon. Easy, easy. Ha, ganun. Pero, yan ba? Oh. Oh. Wala man lang ka pag-alala-alala sa kanyang seguridad, eh. Di ba? Oh. Tao ang lagay ng dating mababatas na maka-face-to-face ni Director De Lemos. Pero takot daw siyang umuwi ng Pilipinas. Oo, ba't nga natatakot? Wow, ah. Oh, kasi ang palabas ng ibang kampo, nung kabila, gusto nila doon na lang daw si Teves. Alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, mas nakakatakot pag si Teves nandoon lang sa kabila. Mas mahirap yun. Nasabi ko na naman sa inyo kagabi, ulitin ko pa ba? Na ang naiisip ko nga dito, mga kaeksena, ulitin ko, ha, kung sakali na si Teves ay nandoon lang at wala po tayong man lang bantay o wala man lang tayong alam sa nangyayari sa kanya. At pag may nangyari kay Teves doon, ang unang puputukan, gobyerno. Ang unang sisisihin, presidente. At dahil may mga nakaabang na mga nag-aabang sa pwesto ng presidente ay pwedeng gamitin. Naisip ko lamang to na yon ang gamitin para mapatalsik ang presidente at makaupo yung dapat umupo kung gusto nilang iupo. Diba? O, bakit mo naman nasabi, Direk? Eh, syempre, kung ikaw naman na may balak ang ganun, ang magiging sacrificial lamb mo na, si Teves na. Diba? O, kung sa sindikato nga, pag alam mo, marami nang nalalaman tong tao mo at nahuli na, 'di ba? Kaya nga ano nangyari doon, doon sa nasa priso yung kay Bantag noon. Dahil malalaman kung sino nagpategi kay Percy Lapid, pinatay na yung nasa kulungan. Nagagets nyo? Para hindi sila malaman kung sino mastermind, tinegi na. Oh, ngayon, win-win solution to doon sa gusto magpapalit ng presidente. Wala akong pinangalanan. Gets nyo na? Kaya mas maganda na makakuha to ng gobyerno at dito yan makulong dyan sa Camp Crame para mas safe. Diba? Dyan siya magbulok ng kanyang sarili ng panghabang buhay. Nagigets nyo? Kasi pag hindi natin alam at hawak kung anong sitwasyon ni Teves at may nangyari doon, yari tayo. Kumbaga, yari ang gobyerno. Intindihan nyo? Oh. Okay? Oh, tuloy natin. Ayon sa NBI, maging ang presidente ng Timor-Leste. Pansinin nyo, sinasabi ng mga D-Digit vloggers at saka mga ka-Teves niyang gusto nila doon na lang si Teves. O, tama ako, mali. Sasabihin ng mga yan, doon na lang. Kasi may banta ang buhay. Tapos pag may nangyari doon, nasisi nila sino. Alam na, Diz, kitang-kita nyo na yung plano, diba? Kitang-kita nyo yung setup na pwede mangyari. Pwede ko sinasabi at wala akong superpowers kagaya ni ano ni Pastor. Oh, bakit? Ano ka ba, Direk? Hindi naman ako yun, eh. Ang alin? Eto, hindi naman ako yan, eh. Alin ba? Sabihin mo na. Ah, wait lang. Baliktad pala. Eto, o yan, oh. I am the way. Oh. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Oh. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Bakit? Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Yun lang. Mahirap yan. Ako mayari ng sanlibutan ngayon. O, kaya nga, mahirap yan, eh. Oh. You cannot touch me. Oh. I am Jesus Christ. Sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Ano religion nyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Kaano-ano si Mama Mary? Nanay ko. Nanay niya pala. Tuloy natin. Gusto nang pauwiin sa Pilipinas si Teves. Oh. Kung nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. Oo.
Huwebes nang arestuhin si Tevez sa capital city ng Dili habang naggo-golf. Inaresto si Tevez sa bisa ng red notice na ipinataw sa kanya ng Interpol. Para yan sa nakabinding arrest warrant laban sa kanya dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa ngayon, pinag-aaralan ng mga abogado ni Tevez ang ilang legal na hakbang kabilang ang pagdala ng usapin sa United Nations Human Rights Council. Nauna na nag-apply ng political asylum sa Tevez sa Timor-Leste noong 2023 pero hindi ito inaprubahan. Immaterial kasi yung political asylum sa... O yan na, buti inililinaw nyo yung kanina may sablay kayo ron. O, ulitin natin yung konti. Political asylum sa amin eh, kasi cancellation ng passport ang ating approach. Eh. Diba, undocumented alien. Saka ang political asylum is political persecution, ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May proscription ang Anti-Terrorism Council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon. Wala naman po talaga eh. Si Bak na nga, di ba? Kakampi Digital, John Blanco, parang parehas sila ata ng tinira ni Kibbs. Yun lang. Oh, maraming salamat. And this is for you. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Chingel ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Praise the Father. Salamat po. O, tuloy. Pakinggan natin. Sa aking pagkakaintindi. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. But wait, there's more mga kaiksena. Ito pa, mas malinaw. Mahirap nga kasi mga kaibigan na magbigay ka na magbigay ng komento, ng sarili mong opinion, na wala ka namang pinagbabasihan. Diba, hindi ka nga kagaya nung isang vlogger ni Kibuloy na sunog. Diba? Puro lang kwento, hawi-hawi ng kanyang suot, ganyan, tas ganyan, tas puro kwento, wala namang pinapakita. Diba? O ito, pakinggan natin, 7 to 40 days daw po pwedeng tumagal yung ginagawang pagdinig sa kaso doon o hearing ni Tevez. Paano mo nasabi, Direk? Saan galing yan? Ito, balita, o, pakinggan nyo. O. Magandang gabi, Dante. Gaano daw katagal yung proseso ng korte sa Timor-Leste? Oh. At pagkatapos ba niyan ay makakauwi na agad si Tevez dito sa bansa? Magandang gabi, June. Ayon pa kay NBI Director Medardo Dilemos, ayon sa korte ng Timor-Leste ay magkakaroon ng isang linggo hanggang 40 days o 40 araw, June, yung court proceeding bago magkaroon ng desisyon dito ngayon. Malinaw, sa hilinga ng... Malinaw yan, ha? Ano to? Rian Medora, direct praise the Father, moves please. Praise the Father! Maraming salamat po, kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Praise the Father! Hoy! Ano nangyari? Ba't umuulan? John Blanco, bakit ang DDS anti-crime daw? Dapat parang kakampisa sa mga hinahabol ng batas, murder at rape ang mga kaso, double standard. Kasi nga, para saan? Para sa bayad. Ay, este, para sa bayad. Para sa bayad daw sila. Kakampi Digital at RJ Direct, wala bang demokrasya remix dyan? Sige, gagawan ko ng demokrasya remix. Sige, sige. Abang-abang lang kayo. Oh, salamat sa inyong dalawa. Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako! Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Salamat. Stop! O, tuloy tayo. Pagod, ah. O, tuloy natin. Ito na.
Pilipinas na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. At yun nga lang ating abangan dyan sa susunod na pagkakataon kung sa pagbalik ba ng NBI doon ay bit-bit na rin nila si Tevez pagbalik sa Pilipinas. Sinimulan na ng Korte sa Timor-Leste ang proseso para sa paglilitis kay dating Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Medardo De Lemos, ito ay sa merits ng red notice ng Interpol na nag-ugat sa mga kasong murder ni Tevez sa Pilipinas. Dagdag pa ni De Lemos, tatagalan niya ang proseso ng isa linggo hanggang 40 araw. Hihintay nila itong matapos bago bumalik muli ang NBI team sa Timor-Leste. Oo. Oh. Pero dapat sa ano ko as para sa akin ha, dapat meron nagbabantay o may naka ano kay Tevez eh. Okay ba sa inyo 'yon? O, sino yung mga pabor? Sa tingin nyo ba, ito bukod sa tanong ko, sa tingin nyo dapat ba na meron tayong representative na limbawa nagbabantay o tumitingin din kay Tevez? O, sa mga agree doon, press 1. Sa mga hindi agree, press 2. Nako, talaga. So, ako nag-aalala ako hindi kay Tevez. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari lang na pwedeng isisi sa gobyerno kung may mangyari kay Tevez. Diba, Vincent Magali? Thank you so much. At kay Rhea. Tuloy natin ha. Salamat po. Si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi ito daw ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may ibalik si Congressman Tevez dito. Ito naman si G. Ano nung 3? Wala naman ako sinabing 3 ah. May naiwan naman ata doon. Umuwi lang iba para mag-report. Sana nga ganun, di ba? Oh, 3, I don't know. Oh. Dagdag pa ni De Lemos, nagsumite na ang NBI ng mga dokumento sa Timor-Leste government kaugnay sa hiling na ibalik ang dating mambabatas sa Pilipinas. Oh. Ito yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Tevez. Inamin naman ang NBI na nahirapan sila sa proseso na ipinatutupad ng Timor-Leste lalo na noong unang araw na maaresto si Tevez. Maging sa pagkuha ng picture para makumpirma na si Tevez nga ang nahuli ay nahirapan sila. Mainit din ang emosyon sa umpisa kaya humingi ng tulong ang NBI sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Marcos Horta para makausap si Tevez at makunan ng larawan. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Sa pakikipag-usap ng NBI kay Tevez, binigyang din umano nito o binigyang din ng dating mambabatas na takot siyang bumalik sa Pilipinas. Sa pahayag naman ng Department of Justice o DOJ na prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ni Tevez pag-uwi sa bansa, pinag-aaralan ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan o option para maibalik si Tevez sa bansa tulad ng extradition o deportation. Alam mo natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial. Samantala sa pahayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez, sinabi nitong ang pahayag ng DOJ ay hindi totoo na napag-uusapan na ang deportation o kaya ang extradition sa dating mambabatas. John, natanong din natin kanina si Attorney De Lemos, ang director ng NBI, kung nakarating na ba din sa kanila itong impormasyon na humingi umano
ng panibagong political asylum itong si Tevez diyan sa bansang Timor-Leste. Ayon kay Dilemos, wala namang nakarating sa kanilang impormasyon. At sa kanilang paniniwala ay mukhang hindi naman ito pagbibigyan ng Timor-Leste government o kaya hihilingin ni Tevez dahil nga wala namang nangyayaring anyang political na persecution dito kay Tevez dahil ang kanyang pagtatago ngayon ay bunsod nitong mga kinakaharap niyang kaso sa Pilipinas, kasong murder kaugnay sa Pamplona massacre noong March 2023. At natanong din si ang Department of Justice particular kung ano ba yung kanilang paningin dahil isa sa nabanggit nga ng kampo ni Tevez ay dadalhin nila itong kaso sa United Nations Human Rights Council. Human Rights Council? Bakit? Bakit? Ay, Kakampi Digital, Jun Blanco, most of my broadcast I get from you and Attorney Clear, nag-iisa na lang ata akong media dito sa, na di sumasabay sa DDS kahit Unity Mako, last election that stand for the truth and rights. Maraming salamat ha, Kakampi Digital. So may nagbablog ka pala ha? O sige. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tuloy, okay? Tuloy natin. Ayon sa DOJ ay hindi nila kinikilala ang anumang hakbang ng anumang grupo na dalhin sa ibang venue yung kaso dahil ang binigyang din ng DOJ, nangyari kasi itong kaso ng pamamaslang dito sa Pilipinas kaya nararapat lamang na harapin ni dating Congressman Tevez ang mga kaso dito rin sa bansang Pilipinas. Yan natin ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa June. Oh, Dante, doon sa sinasabi mo kanina na humarap sa korte sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Tevez, meron ba siyang abogado doon sa pagharap niya? At meron din bang kinatawan ng Pilipinas o abogado doon din sa korte na yon, Dante? Papuntahin niyo si Topacio dyan. Yes, Jun. Ang sabi nga ni Director Dilemos kanina, may mga abogado, Jun, ang itong si Tevez doon. Maka may legal team siya dyan sa Timor-Leste. Pero ang gobyerno ng Pilipinas ay walang kinatawan doon dahil ang paliwanag ng NBI hindi allowed, hindi pinapayagan ang gobyerno ng Pilipinas na mag-intervene o makialam doon sa court proceedings dito nga sa hiling ng ating bansa. Oh, malinaw. Malinaw na sinasabi na hindi po pwedeng makialam ang ating gobyerno dyan sa kinagalawang at ginagawang proceeding ng Timor-Leste kay Tevez. Pero anong dating ng ibang mga vlogger? 'Di ba? Paya daw ang gobyerno kung ano-anong mga inimbento na gusto nilang iparating na hindi nila makukuha si Tevez, na kung anong kwento pa. Basta maraming, kaya ako lang kunin yung mga video ng mga vloggers nila dahil wala namang pinapakita, puro lang kwento. Kaya nga puro kwento. Ayun, walang kwenta. 'Di ba? Oo nga. Sige, wait lang. Tuloy natin. Pamahalaan na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. So, ang mangyayaring proseso dyan, batay sa paliwanag ng NBI, habang tinitingnan nila ang merits doon sa reklamo, batay sa Interpol Red Notice, ay mga abogado lamang ni Tevez ang papayagan at ganun din yung mga prosecutor o mga judge ng Timor-Leste government at hindi kasama o walang kasama dito ang bansang Pilipinas. Yung kinatawan ng Pilipinas ay hindi po pwedeng sumama doon. Sinasabi mo nga, Dante, ang titingnan ng korte sa Timor-Leste yung merito ng kaso. Halimbawa na sa tingin nila, kasi nasa kamay nila yung kumbaga kalayaan o yung kapalaran ni expelled Congressman Arnie Tevez. Pagka ba halimbawa na sinabi ng korte ng Timor-Leste ay kumbaga hindi papaburke, halimbawa papaburke Congressman Tevez, ano ang mangyayari ngayon sa effort ng Pilipinas ng pamahalaan? Yes, Jun, alam mo
marami ding naibabatong tanong, hindi lang sa NBI, magiging sa DOJ. Ang isa naman sa kanila kasing tinitingnan dyan, yun nga, bukod dito sa extradition na sinasabi nilang medyo matagal-tagal nga dahil kailangan pang magsumite ng mga dokumento dito galing sa Pilipinas tulad ng detalye ng kaso kay Tevez. At kung deportation naman dyan, sinasabi ng DOJ, isa sa opsyon ng pamahalaan ay medyo mabilis dahil nga titingnan lang yung passport. Kumbaga, hindi naman undesirable alien o foreigner na si Tevez dyan sa Timor-Leste. So, kumbaga kung deportation, ay maari yung gagawin ng pamahalaan doon. Pero, depende pa rin daw yun sa Timor-Leste nga kasi sila yung mag-determine. At ang isa pang sinasabi dito ng NBI kanina, mayroon pang isang pinag-aaralan dyan na option din ang Department of Justice. Yun nga lang, hindi rin na ibigay sa atin ni Director De Lemos ng NBI yung detalye noong sinasabi pang isa pang option kung papaano maibalik dito sa Pilipinas si Tevez bukod sa extradition o kaya sa deportation. Pero ang nakikita natin dito, June, sinisikap ng ating gobyerno na hindi mabaliwala yung kanilang effort, lalo na mayroon nga kinakaharap na mga kasong murder. Hindi lang naman isang kaso ang kinakaharap ni Tevez dito, kundi patong-patong na mga kaso dito sa Pilipinas. At nakabinbin nga yan ngayon dahil wala pang ang jurisdiction ang korte kaya Tevez Jr. So ang nakikita natin dito, John, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagawa para maibalik ang dating kongresista dito sa Pilipinas para humarap sa mga kaso laban sa kanya, June. Oh, malinaw na ba sa inyo? O paniniwalaan nyo pa yung mga... Wait lang, Eco Vlogs, kalma kayo. Meron kasi ako nabasa, may nag-message kasi sa akin. Mamaya ako na lang sa inyo, Chichika. Meron lang importante nag-message kaya ako natahimik. At nagulat lang ako. Saan na ba yun, Marites? Wait lang. Saan ba yun naka-ano? Marites! Saan yun dito? Paki-ano nga, paki-ano. Kaya ako natahimik. Kaya medyo na-off track ako. May nabasa lang akong bad news. Sorry. So ngayon mga kapatid, malinaw na malinaw dito ang balita kung ano po ang proseso pagdadaanan muna ni Tevez. At hindi ho natin pwedeng pangunahan at tayo mismo yung magdikta, tayo po magsabi na dapat ganito, na dapat ganyan, na tawag dito, na bigo na yung gobyerno natin. I'm in mainstream radio and TV in Davao area. Ganun po ba? Mapasyalan nga po yung ano, inyong channel kung meron po. Okay? So maraming salamat po ha. Nag-message ako kay Direk. And eto na mga kaiksen, bago ko sabihin sa inyo kung sino nag-message. Moderator, pakalmahin niyo na nga si Arnie Tevez. Pakalmahin niyo na 'yan. Okay? Ayun, pakalmahin niyo na, kayo na bahala diyan. Paano ikaw nag-message sa akin? Naintindihan nyo na ba? Sa mga hindi pa nakakasagot dito, mga kaeksena, dapat nga bang bigyan ng political asylum pa si Tevez? Ang sumagot ng 4%, oo, dapat lang makatevez ako. Okay? At ang sumagot naman ng syempre, hindi na, dapat harapin niya ang kaso. Para sa akin po, ang sagot ko talaga dyan, syempre, dapat harapin niya yung kaso. Ano ho, kagaya ho ng idadahilan din ng abogado ni Tevez na sabihin na may banta ang buhay, nanganganib, kaya hindi umuwi, di ba? Meron tayong proseso, di ba? O ngayon, sasabihin nyo na naman, nahusgahan. Dito nag-start yun eh. Yung ganitong klase ng style ng pagdidepend nito Pasyo sa mga kanyang mga alin, mga kliyente. Puro ganyan. Ano yan? Laging may banta buhay, tapos sabay biglang hindi magpapa-aresto, biglang hindi susuko kasi nahusgahan na. Basang-basa na eh. What the fuck? Diba? Oo. What the fuck? Diba? Oo, naintindihan nyo? Kaya dapat, kayong mga makatebes at mga makakibuloy dyan, mga ka-praise the father. Praise the father! Rumespeto ho sana kayo at sumunod ho kayo sa batas. Wala naman hong masama kung talagang wala kayong kasalanan at wala kayong dapat ipangamba, sumunod tayo sa due process. Pero kung kayo ay nalagyan na ng warrant of arrest, nasabihan ng terorista, nagkaroon ng red notice,
kasalanan nyo yan. Ayaw nyo magpakita eh. Tapos gusto nyo, baby him pa kayo? Ano kayo, si Tulpo? Di ba? Ang basic-basic lang eh. Tapos ano sasabihin ng ibang vlogger? Sila na naman ang biktima, sila na naman ang kawawa na naman si Tevez. Mag-i-input na naman sila ng alin. Dahil na naman sa gobyerno, dahil na naman kay presidente, dahil na naman kay first lady, doon na naman ibabagsak. Diba? Kagabi nga lang, pinag-usapan natin si Mbokeking Maharlika. Halatang halata nyo talaga yung mga sinasabi niya about sa pulbur na namang muli. Diba? Ang basic lang. Ngayon, sa mga hindi pa nakabota, hindi pa nakakapag-like, huwag nyo pong kalimutan. Okay? Ito na nga mga kaiksena, no? Gusto ko lang po palang ano, na off track ako kanina kasi tawag dito meron po tayo ditong ano ba't nabura yung message ni Kawi Musika, ano meron? Meron ho tayong dating masasabi kong dati nating solid na subscriber dito. Nagulat lang po ako nung nag-message yung asawa. Kung kilala nyo po ito, matagal na sa atin dito to, si Ka-Artun. Okay? Kung na may nakakaalala, si Ka-Artun po ay matagal na ditong subscriber at siya po ay PWD at may karamdaman. Nag-message po yung asawa, yung partner. Namatay na po. Pumanaw na siya nung March 13 ng gabi. Yan, ito matagal ng subscriber natin. Nag-message lang po. Kung nakikinig po kayo, Ma'am Ann, condolence po at sa buong family niyo. Sabi niya po dito, sinusubaybayan niya po kayo at gusto niya kayo pinapanood sa live niyo po dahil naaliw po talaga sa inyo. Gusto ko lang din po magpasalamat sa iyo dahil kasama po kayo sa mga taong nagbigay po sa kanya ng kaaliwan at kasiyahan sa araw-araw. Pinapanood niya po kayo. Salamat din po naging tulong niyo po at mga subscriber niyo po sa kanya. God bless po. Ma'am Ann, maraming salamat din po at condolence po sa inyo. Hindi ko po in-expect yung masamang balita. Kung sakali pong may maitutulong po kami, i-message niyo lang po ako sa Facebook page at nakikiramay po ang buong mga kaeksena at saka mga kabugeras dito. Condolence po. Pasensya na po ha at hindi kagad ako nakasagot. At pasensya na rin mga kaeksena doon sa nabasa ko kasi matagal na po yung ditong nanonood sa atin at tawag dito. Nagulat lang po ako. So, siguro puputulin na rin natin dito mga kaeksena. Dito na muna tayo magtatapos. Meron pa naman bukas. At maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga bagong subscriber at viewers, thank you so much po sa mga OFW, ingat po kayo palagi. At sa mga magpupunta ng probinsya dahil bakasyon, Semana Santa, ingat po kayo at sulitin nyo po ang bakasyon ninyo. Magkita-kita po tayong muli mga kaeksena at salamat sa ating mga moderators. Maraming salamat po and see you again tomorrow. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisang kabugera at eksenadora, ang nagmamaganda ngunit hindi nagmamagaling. Direct Freddy Valera. Maraming salamat po guys. See you again tomorrow and God bless. Bye!